Board. Okay, so once again, good afternoon, class. So for today, we will be discussing tatlong bagong theories class, okay, for theoretical foundation in nursing class. So itong tatlo na to ay popular din class as nurse theories class because their theories class, una, sobrang laki ng, mas madali siyang ma-apply for that matter, mas madali siyang magamit class sa nursing kasi madali naman din siyang maintindihan. Okay? So let's start our lesson class with The Theory of Human Caring by Dr. Jean Watson class. Okay? So maaalala mo agad si Jean Watson kasi meron siyang ano dito mga parang parts of her hair na kulay white class. Okay? So sige class. So let's talk about her and her theory class. Okay? Si Jean Watson. Isa yan sa sobrang popular class na nursing theories class. Bakit? Tingnan mo class. O, based on the name, siya, tungkol saan yung kanyang theory. Okay, bago tayo pumunta dun sa actual niyang theory. Human caring. How is caring related to nursing? Sige nga. Hmm? How is caring related to nursing? Di ba, ever since we started TFN, palagi na lang natin sinasabi. Kapag nabanggit yung salitang caring, pag tinanong ka, what is the most caring profession? Anong unang papasok sa isip ng mga tao? Is it nursing? Ha? So parang, anong point ni sir? Parang hindi na maalis yung salitang caring sa ano no, sa pagiging nurse. Do you agree? Ha? Yes po. Do you agree, Martina? Naniniwala ka din? Yes po. Hindi natin na kayang alisin yung salitang caring class sa, kumbaga ano na siya, it's part of every fiber in our muscle, di ba? Every neuron in our brain, di ba? Every, ano pa gusto mo? Ano pa gusto mo? Every, ano pa? Every tougher cells of the liver class, di ba? Muscle cells, lahat yan class, di ba? Kumbaga, anto, dumadaloy na yan class sa dugo mo class, yung pagiging caring. Dapat, no? It's supposed to be like that. Okay, so first, let's get to know Jean Watson. Okay, Jean Watson class was born in June 10, 1940. And, okay, unlike other theories that we have talked about, she is still alive. Okay, parang ayaw mo. Gusto mo na rin ba siyang mamatay? Hindi, buhay pa siya. As a matter of fact, okay, I had the privilege to meet her class. Okay, tinawagan niya ako, can we meet? Sabi niya ganun class. Wow! Sabi ko ganun. Okay, when do you want to meet? Sabi ko, you decide. Whenever you want. And then we decided class to meet in Taiwan. Okay, we met in Taiwan. Ayun, and then yeah, had dinner. We had a little chat. Yes! Sweet pala. Ex pala si Jean Watson. Pero lang. In reality class, yes, I had the privilege to meet her class sa Taiwan. Pero I attended a conference where she was the speaker class. And I was also privileged class to have a picture with her class. Kaya lang nakalimutan kong ilagay sa sobrang excitement ko for today. Nakalimutan kong ilagay yung picture dito sa PowerPoint. Pero yes, okay? Buhay pa siya po, just so you know. Okay, she is an American nurse theorist and nursing professor who is well known for her philosophy and theory of transpersonal caring and caring science class. Now, or caring science. Now, I would like to highlight the word caring science class. Now, before class, palagi lang natin nababanggit yung salitang caring. Then when someone close to you is sick, you care for this person. Parang ganun lang yung konsepto natin ng caring before class. Not until her theory class. Because according to her, caring is also a science. Science means it has its own body of knowledge. Basically, we have our own way class of how we care for patients that other people cannot and won't do. Diba? Tayo lang as nurses. Do you agree? Meron tayong special way of caring for persons or for patients na back up by knowledge. Diba? Parang hindi ka lang basta nagki-care. Kasi yung simpleng word na caring, minsan ikaw ginagamit mo din yan eh. The fact that you ask somebody kung kamusta na siya, is that being caring? Kamusta ka na? Halimbawa, may kaibigan ka class na hindi mo na masyadong nakikita, kinamusta mo. Is that being caring? Yes po. Yes, no? Okay, pero hindi lang ganun yung ibig sabihin natin ng human caring in her theory class. Okay? In her theory class, it's transpersonal.
Ano ba ibig sabihin ng transpersonal? Ano ibig sabihin ng trans class? Transpersonal. Okay? Napag-aralan natin si Leininger last time. Transcultural. Ibig sabihin ng trans, tumatawid ka mula sa isang bagay, papunta sa isang bagay. So, kay Leininger, mula sa isang culture, papunta sa isang culture class. Parang nagsasama na sila class. For that matter, naghahalo na parang ganun. Okay? Parang ano din? Transgender. Tumatawid ka from one gender to another gender. Tama ba yan? So what about when we say transpersonal? Diba? Tumatawid ang caring mo from one person, ikaw yon class, at ito ay tinatawid mo papunta sa ibang tao. And that relates to our patients class. Do you understand? So basically, and ultimately, anong pinag-uusapan sa theory ni Jean Watson? Okay? How we care for patients. Do you understand? Caring. Yun lang yung ultimate na word that you need to remember, okay, in Jean Watson's theory class. Okay? Her study on caring has been integrated into education and patient care to various nursing schools and healthcare facilities all over the world class. So, isa siya class sa mga unang nagbigay sa atin ng model kung paano ba ang totoo class na science of caring that we provide to patients. Diba? Paano ba ito dapat ginagawa? Yung model na class ay ginagamit na ngayon sa iba't ibang mga nursing schools, okay, kung paano mag-alaga ng mga pasyente. So, sobrang well-accepted ang theory niya worldwide class. Kasi, pag tinignan mo talaga, ang core talaga ng theory is caring. Eh, parang syempre, with that, lahat ng nurses nakaka-relate sa theory na to. Do you agree? Syempre, yun talaga yung trabaho natin eh. Di ba, Angela? Tama ba? Oo. Kaya, kumbaga, lahat ng tao, lahat ng mga nurses nakaka-relate sa theory niya. Kaya madali siyang i-apply in that sense, no? Okay, sa mga nursing schools, kamukha nito, tinuturo na to sa mga schools. Okay? So, sige. Para kayo din ma-appreciate nyo that as nurses, our ultimate role class is basically caring class. Okay? So, ito si Jean Watson. Alam nyo class yung mata niya, parang ano, yung isa, bulag. Because I remember she had an accident nung kinukwento niya class. O mamaya pag-usapan natin na maigsi yung buhay niya class. Ano? Now, when she defined nursing, sabi niya, it involves the application of art and human science through transpersonal transactions in order to help the person achieve mind, body, and soul harmony. Okay? So, kanina nabanggit ko nga, no? Yung caring, according to her, is transpersonal transactions. Okay? In that case, transaction happens between the nurse and the patient. Tama ba yun? Transaction happens between the nurse and the patient. So, si nurse yung nagtatawid, transpersonal, nagtatawid nung care class papunta sa pasyente. Ano ang goal ng care sa human caring ano model and theory ni Jean Watson class? Para daw yung person, o sino ba yung person? Si patient ba yun? Si patient ba yun? Siya? Ha? Okay. Oo. Ano daw goal natin? Achieve mind, body, and soul harmony. Ano ba yung harmony? Na ano, mapayapa, hindi nagkakagulo, walang ano, walang problema, stress-free, 'di ba? Your mind, body, and soul. Okay? Do you understand? So 'yun ang kanyang definition naman ng health class. Okay? So a quick background about ano Jean Watson. She was born in West Virginia. That's why she's an American. Undergraduate and graduate degrees in nursing and psychiatric mental health. Okay? And a PhD in educational psychology and counseling. Anong napansin mo class? Okay, sa educational background ni Jean Watson, halos naka-focus siya sa mental health. Tama ba? Tama ba? Tingnan mo yung kanyang ano, ang yung specialization niya sa psychiatric mental health. Tapos yung doctorate degree niya, yung PhD na class, saan naka-focus? Psychology and counseling. Itong tatlo na to basically tells you na ang highlight, ang origin ng ano no, ng practice ni Jean Watson ay mental health. Okay? In 1997, she experienced an accidental injury that resulted in the loss of her left eye. So yung left eye niya actually nabulag because of an accident. Okay? Now during that time class in 1998, actually yung nung na-accidente siya, nung nabulag siya, talagang sobrang inalagaan siya ng asawa niya class. Okay? Whom she considers class as her physical and spiritual partner. Okay, and her best friend class. However, a year after the accident class, her husband passed away.
Okay. Pero don't get me wrong, nurse na siya nito class. Okay, pero bakit ko sinasabi itong experience niya about the accident and her husband passing away? Because this events class led her class to the formation of her theory class. Okay? Nakita niya kung gaano ka-dedicated yung asawa niya about caring for her, okay, taking care of her class. So parang dun niya class ano, parang dun niya na ano na pulot yung konsepto nung gagawin niyang theory or nung nagawa niyang theory class. She even stated that, okay, attempting to integrate these wounds into my life and work. So parang yung sakit na naramdaman niya after the accident, yung sakit na naramdaman niya after losing her husband class, ginamit niya yon sa paggawa ng theory class. One of the gifts through the suffering was the privilege of experiencing and receiving my own theory through the care from my husband and loving nurse friends and colleagues class. O, diba? Kumbaga, nung nagkasakit siya, nung namatayan siya ng asawa, siya mismo class ang inalagaan ng mga tao sa paligid niya, including her husband at saka ng mga nurse niyang kaibigan class. So parang dun niya mas napalalim class yung kanyang theory class. Okay? About human caring. Dun niya napatunayan na ang mga nurses, ang mga tao in general class are caring in nature. Okay? Ikaw class, can you confidently say that you are a caring person? Ha? Sam, can you confidently say that I have this quality. I am a caring person and I will care for my patients. Can you say that? Are you a caring person? Parang nag-iisip ka pa. Hindi ka ba sure? Well, basically, ako class, parang ako naniniwala ako that all of us are have this caring nature. Di ba? Siguro iba-iba lang ng ano, iba-iba lang ng intensity, iba-iba tayo ng ano, ng level of pagiging caring, pero naniniwala ako na tayo bilang mga tao, lahat tayo caring. Naniniwala ka din doon? Lahat tayo caring. Because diba, we have people that we care for. Tama ba? Do you agree? You have your family, maybe your friends, or special someone. So naniniwala ako na lahat tayo may ganun. Kahit hindi ka nurse, meron ganyan class. Pero, sabi ni Jim Watson, it's different for a nurse. It's more intense. And it's deeper. Paano ba natin i-describe it? Mas malalim, no? Mas malalim yung caring natin. Especially taking into consideration that these patients are strangers to us. Do you agree? Naniniwala ba kayo doon? Yung pasyente mo, hindi mo naman kilala yung class. Tama ba? And yet, you will care for this person. Tama ba? Tama ba yung class? Oo, no? Opo. Okay. Now, there are 7 assumptions of the caring science class. Assumptions class. So, ibig sabihin, para mas maintindihan mo yung caring science, kailangan itatak mo sa isip mo na ito yung ibig sabihin ni Jean Watson. Una, caring can be effectively demonstrated and practiced only in interpersonally. Plus, anong ibig sabihin ng interpersonal? Ha? Anong ibig sabihin ng interpersonal? Martina, anong ibig sabihin ng interpersonal? Ha? Involved po na, may involved na ibang tao po. Plus. Can you practice nursing kung walang ibang tao? Kung wala kayong involvement? Can you be a nurse without talking to patient? Imposible. Naniniwala kayo doon? Imposible class na maging nurse ka nang hindi mo man lang kinakausap yung pasyente. Without interactions to patients, imposible kung maging magaling na nurse. Do you agree? Yes, sir. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin caring ka tapos hindi mo man lang ako kinakausap. Diba? Hindi mo mga ako kinakamusta tapos sasabihin mo, caring ka? Nagigets niyo point ko? Siya, nagigets niyo ako? Diba? So, imposible for a nurse to claim that he or she is caring for a person kung hindi tayo makikipag-interact, kung hindi tayo makikipag-relate sa mga pasyente. So, ultimately, it boils down to relationship. Diba? Yung susunod nating lessons, probably next week class, it's all about relationships. How nurses and patients relate to each other. Tama ba yun, class? Okay. Pero ibig sabihin, when we care for patients, imposible na hindi natin to gawing interpersonal. Tama ba yun, Martina? It has to always involve the nurse and the patient interacting with each other, class. Diba? Class, imaginein mo, kung hindi mo kakausapin yung pasyente, hindi mo malalaman yung problema ng pasyente. Pag hindi mo alam yung problema ng pasyente, paano ka magki-care? Tama?
yung pumunta ako sa kwarto mo, halimbawa, Chatlin, pumunta ako sa kwarto mo bilang pasyente ka, tapos wala, kinuha ko yung BP mo, wala akong pasabi kahit ano, umalis na ako. O nasaan ang caring doon? Kung wala nga ang BP, ganun lang, 'di ba? So anong isang unang assumption niya? 'Di ba? Ang caring ay mabibigay mo lamang kapag ginawa mo ito interpersonally. Do you understand? Do you understand, class? Yes, sir. Second assumption, caring consists of curative factors that result in the satisfaction of certain human needs, class. Okay? Actually, siya yung nag-coin ng salitang curative. Ang root word niyan is care. Okay? So, meron daw mga factors na would result, class, to satisfying human needs, class. Class, if we care for patients, are we satisfying their needs? Yes. Isang uri ba yun? Isang paraan ba yun ng pag-care sa pasyente? Ibigay mo yung mga pangangailangan ng class. Whether ito ay physical needs, ito ay mental health needs or emotional needs, we are there to support the patients and that is one way to show that we care for them. Naniniwala ka din doon, Martina? Do you agree with me? Ha? That if we are able to give what the patient needs, if we are able to satisfy their needs, we are caring for them. Tama? Parang nanay mo, class, di ba? Nakakananay yung salitang caring eh. Tama ba? Na yung mga needs natin, binibigay ng mga nanay natin, class, and that tells us that our mother cares for us. Tama ba yan? Do you agree? Okay. Oh, yun. So, pangatlo, another assumption is, effective caring promotes health and the individual or family growth. Class, ang mas effective na caring, class, hindi lang yung caring na nakaasa sa pagpapagaling ng pasyente. Ito din ay nakafocus actually sa pagpapromote ng health. Kung saan, anong trabaho natin bilang nurse, class, if we want to promote health? Di ba pagka sinabi natin health promotion, ang mga pasyente ay wala pang sakit. Tama ba yun, class? Tama ba yun? Opo. Because if you truly care for this person, will you help prevent diseases? Na maiwasan niya yung mga sakit? Yun ba ang totoong nag-care? Di ba? Kesa yung mag-antay ka magkasakit at saka mo lang naalagaan. At saka ka lang mag-care. Tama? Ang tunay na effective caring according to Jean Watson is you promoting health. Okay? Pang-apat, caring responses accept a person not only as he or she is now, but as what he or she may become. So it boils down to acceptance. Well, napakadaling sabihin ng class, pero minsan, alam nyo class, tayo bilang tao, syempre kahit nurse tayo, tao pa din tayo. And we are sometimes tempt to judge people. Tama? Hindi mo yun maiiwasan, class. We have this tendency to always judge people. Kahit pala, di ba, kahit kagano ka-righteous sabihin na, hindi ako judgmental, I will accept you for what you are. Di ba, parang, it's a cliche now eh. Palagi mo nang narinig yun. Tama? But really, do you accept people as for what they are? And for what they may become? Di ba? Mahirap yun, class eh. Pero, ang totoong nurse that cares for patients would accept this person. Paano? Paano ba tayo nagiging judgmental minsan? Bigyan ka tayong scenario. Okay. What if, class, your patient, class, is a criminal? Dinala sa ospital, okay, kasi nakapatay o kaya ng rape. Okay, wag natin pag-usapan yung crime. Basta ganun siya, class, meron siyang krimen. O let's say, ng rape, class. Class, sa isip mo, may judgment ka ba dun sa tao? Bakit? Ba't ka nang rape? Di ba? So, mayroong judgment eh. Na parang, ganun ba? Hayop ka pala eh, no? Parang may ganun tumatakbo sa isip mo. Di ba? Pero in reality, sa moment na yon, dapat hindi natin siya muna makita as a criminal. Because at that moment, she is or he is a patient. Tama ba? Yes. Tama ba yun, class? So, yes po. Ito, komplikado yung mga ganung sitwasyon. Pero ang punto, regardless kung sino yung pasyente mo, the fact that this patient is put under your care, class, she is or he is your patient. And you need to care for this patient. Do you agree with that, Chatlin? And may nickname ka ba, Chatlin? Ano bang nickname mo? Chatlin lang? Ano mas gusto mo, Chatlin? Okay, sige. So, acceptance, class.
Okay? Naintindihan niyo yung acceptance class? Okay, even for what she may become class. Okay, yung parang futuristic pa lang, parang hindi pa man nangyayari, tanggap na natin sa class. Okay? Naintindihan niyo ako? Yung kahit hindi tayo class yung literal na tatanggap, parang kailangan mo lang iparamdam sa kanya, okay, na katanggap-tanggap pa din siya. Meron ako mga cases in the past, mga patients. Halimbawa, class, meron akong pasyente. She underwent class mastectomy. Okay? Ano yung mastectomy? Class, pag may ectomy sa pangalan, remember, sa mga surgery, okay, pag nakabasa ka sa susunod ng mga... Pagtanggal po. Ng mga medical words, pag may ectomy sa pangalan, it's removal. So pag sinabing mastectomy, ang inalis doon ay breast tissues. Okay, malamang may breast cancer or may tumor sa breast, preventive or curative, depende. Punto. Wala ka ng breast. Wala, inisip ko talaga kung ano yung better term. No? Wala ka ng suso for that matter. So parang wala namang nagbago, sir. Ganun din naman. Wala din naman talaga. Hinabiro lang, biro lang. Ang punto, oh, let's say meron, okay, class, alam nyo, I experienced some patients class would have problems with their body image. Okay, parang pakiramdam nila nabawasan na yung kanilang pagkababae. Parang pakiramdam nila hindi na sila mamahalin ng asawa nila kasi wala na silang breast and all that. So parang tayo, trabaho natin bilang mga nurse, whatever happens class, kailangan maramdaman ng pasyente that ano, she is accepted. Diba? Na walang magbabago for that matter. Parang ganun class. Pwede natin mabigay sa pasyente yung class. Okay? Acceptance. Number 5, a caring environment is one that offers the development of potential while allowing the person to choose the best action for himself at a given point in time. Class, di ba isang meta paradigm is an environment. Kailan nasasabi that the environment is caring? Okay? Kung yung environment daw allows development of a person's potential. Anong ibig sabihin ng class? Kung ang pasyente mo is about to recover, sabi natin class, a caring environment basically promotes recovery. Tama ba yun? Tama ba yun class? Paano? Okay, so una, syempre, dapat ano, malinis, ganyan. So you also give ano, no, patients options na meron din siyang karapatan to choose the best action for himself. Halimbawa class, ako as a person, sa room, halimbawa nasa room tayo ng pasyente, ako as a person, mas gusto ko yung room talaga, yung malamig na malamig na malamig. No? Pangarap ko kasi talagang tumira sa mga winter, ano, winter countries, ganyan, yung mga countries with winter. So pag ako nasa room, gusto ko, kahit na ako yung nakangatog na, gusto ko pa rin malamig. Ganon. Okay, kaya tuloy, ngayon, kung ako yung may sakit, mas comfortable ako sa malamig. So kung ikaw yung nurse ko, paano mo ako tutulungan? Paano mo masasabi that I'm comfortable? Will you have to make sure na malamig yung kwarto ko? If I am your patient? Do you understand my point, class? Hello? Do you understand my point? Yes, sir. Yes, po. Hindihan niyo ako, class? Opo. Oo, so ganun yun, ano? Okay, sige. So, you make me choose. Oh, sir, ano po bang mas preferred ninyo, sir? Medyo i-warm po ba natin? Mas comfortable po ba kayo ng warm? O mas comfortable po kayo ng cold yung temperature sa room? Because there are people na mas comfortable sa warm. Yes? Meron bang ganun? Meron bang ganun? Meron? Okay. Yung mga matatanda. Okay, yung mga elderly class. Kasi hindi, may, medyo ano na, medyo altered na ang kanilang thermoregulation. Nahihirapan na sila mag-control ng temperature because of age class. Okay, so pag matanda, tanungin mo din sila, saan po ba kayo mas comfortable? Diba? Is that an example of a caring environment wherein we allow patient class to choose the best action for themselves? Yes, po. So, yun yung class, no? Pang-anim, a science of caring is therefore complementary to the science of curing. Okay, I would like to highlight this number 6. It's very important, class. Caring is different from curing. It's actually very nice to read this, I mean, from a nurse, na parang nakikita ng class yung delineation niya kung paano niya hinihiwalay yung medical sa nursing. Nagigets mo ako? Medical is about curing. Nursing is about caring. Nakita mo yung delineation na yun, yung pagkakaiba na yun, class? Class, do you want to be a curing nurse or a caring nurse? Caring. A curing nurse, class, is focused on medical model. Halimbawa, si Martina, you have a patient. Being a curing nurse means you just focus on
the physiologic problems. Let's say the patient has ano ba? Has difficulty breathing. So ang ginawa mo lang, ano ginawa mo? Okay, you give oxygen, di ba? You tell the patient to relax, and that's it. You left the patient. Diba? You didn't even assess, you didn't even ask ano bang problema. Diba? Kasi may mga pasyente na hirapan huminga dahil sa anxiety, baka naman na-anxious lang. Pero hindi ka nagbigay ng effort to, diba, to know that, to learn that. Diba? Ang inintindi mo lang, nahirapan ka huminga, o sige, bigyan ka tang oxygen. You are relying on the medical model. Kasi ang ganun mag-isip, doktor, pag nahirapan ka huminga, sige, bigyan ka tang oxygen. Pero ang nurse, paano dapat mag-isip? Paano mag-isip? Baka there are something else, di ba? So tanungin, ano po bang nangyari? Paano po ito na-trigger? So di ba, parang ganun yung caring nurse. You allow the patient to verbalize feelings. Nagigets niyo ko? So what do you want to be? A curing nurse or a caring nurse? Okay, later meron akong isang video clip na magdi-differentiate ng isang curing nurse and a caring nurse. Okay? Pero obviously, doon tayo sa caring class. Okay? And finally, number 7, the practice of caring is central to nursing. So, kiniklaim ni Jane Watson that among other health professionals class, nursing, again, is the one who can practice, okay, caring class na hindi kayang ibigay ng iba pang health professionals. Do you agree? Okay. Sige. Now, the elements of the caring theory. There are 3 major elements class in the theory class. The first one is the relationship, transpersonal caring relationship. It is about how the nurse goes beyond the objective of assessment, showing concerns toward the person's objective and deeper meaning regarding their own health situation. Class, napansin mo anong hinighlight kong salita? Nurses go beyond. We go beyond our call of duty, for example. Diba? Yung parang minsan, pakiramdam mo, hindi mo na yung dapat gawin. Pero because you are a caring person, gagawin mo pa din. Diba? Yun yung sanang gusto natin sa mga nurse. Yung parang, hindi mo to ginagawa kasi trabaho mo to. Nagigets niyo ko, ginagawa mo to because you truly care for the person. Magkaiba yun eh. Naniniwala ka dun, Jacqueline. It's different when you do things because it's your job from doing things because you love to do these things. Tama ba yan? Do you get what I'm trying to point out? Magkaiba yung class. Yung ginagawa mo lang yung isang bagay kasi trabaho. Sige na, i-ano ko to, kakamustahin ko, sige, gagantuhin ko. Kasi trabaho ko naman yun eh. It's different from the perspective of doing this thing because you love what you do. You understand? Do you understand, class? Oo, class, ano? We go beyond the relationship, class. That is transpersonal caring relationship. Yung kahit tapos na yung duty mo, alam mo yun, class, kapag hindi pa tapos yung endorsement mo, hindi mo pwedeng basta iwan, class, yung trabaho mo. Diba? Hindi mo pwede basta iwan yung pasyente mo. Halimbawa, class, meron kang gagawin dapat ng 6 p.m. Eh, ang tapos ng duty mo, 6 p.m. So, sabi mo, ang sabi, endorse mo na lang doon sa papalit na nurse. Well, pwede naman yon. Pero na late, class. Pwede ka bang umalis nang wala po yung kapalit mong nurse? Bawal po. Bawal din, class. Hindi po. Yun po pwede. Diba? Bakit, class? Ano, habang wala kayong mga nurse kayo, anong gagawin ng pasyent? Diba? Paano kung hindi dumating yung kapalit mo? Diba? So, alam nyo, class, tingnan mo, ibang-iba to sa ibang trabaho. Yung ibang trabaho, class, pagtungtong ng alasing ko, uuwi na yan, class. Di ba? Tama ba? O, alasing ko na, uwian na. Di ba? Parang ikaw lang sa dyante, o 5 na, uwian na, sir, tapos na class. E, ganun lang. Pero pag nurse ka, class, you go beyond that. Di ba? Di ba? You go beyond that, class. Even with patients, nursing going beyond also is about going deeper, class, with the patient, class. That we understand, class, na may mga problema yung pasyente na hindi lang physical in nature. Tama ba? Naniniwala ka na meron pa itong mas malalim na ibig sabihin. Do you believe that? Ha? Na una, halimbawa, kaya pala masakit ang ulo ng pasyente mo, hindi dahil something is going on in her brain, wala naman siyang problema sa brain, pero ano pala, stressed pala siya, class. Tama ba? Tama ba yun? Opo. No.
meron ako pasyente class nag-aano, nag-chest pain. Nag-chest pain siya class. O, class, anong naiisip natin pag nag-chest pain? Baka ano? Heart attack. Heart attack. Tama ba ako? Baka heart attack. Okay? Pero, alam nyo class, meron, there's such thing as broken heart syndrome. Narinig nyo na yung class? Opo. Broken heart syndrome. Opo. Opo. Parang pakiramdam ng pasyente, ina-attack siya. Pero literally, so sobra, normally stress-related din class eh. Yung parang pakiramdam mo ina-attack ka, pero dahil pala yun sa sobrang stress mo. Parang ganun class. So parang bilang nurse, syempre example ko lang yun, ano? Okay, bilang nurse, sinasabi natin na minsan class, yung mga physical problems ng pasyente, hindi talaga physical yan class. There might be something else going on, yung mas malalim. Okay, and it's our job to dig deeper in this, ano, I mean, sa mga aspeto na yung class. Okay? Number two element class is the caring occasion or caring moment sa ibang libro na sinulat ni Jean Watson. This relates to moments when the nurse and another person come together in such a way that an occasion of human caring is created. Ako lagi kong sinasabi to sa mga estudyante ko, please remember class, you as nurses, you have to consider every moment with patient as a caring moment. Gets niyan class? Every moment with patient is a caring moment. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon that you will be dealing with patient, i-consider mo yung isang caring moment. I-consider mo yung isang occasion kung saan ikaw bilang nurse ay magpo-provide ng care that the patient needs class. Diba? It's always a caring moment class. Kaya sana kung ganyan talaga yung perspective ng mga nurses, walang nurses na masungit, diba? Walang nurses na naninigaw ng pasyente, walang nurses. Alam mo yon, you get my point. Diba? If we really ano, consider class, each moment with patient, each dealing with patient class is a caring moment class. Okay? Tama ba yun? Ayun class. And finally, the curative factors class. We'll talk about this in depth sa mga susunod na slides. Actually, ito na pala siya. We have 10 curative factors. Eh, ano ba yan, sir? Class, there's no, pagkatanong naman sa dictionary, there's no such thing as curative. Okay? Well, hinugot yan ni, ano, ni Jean Watson from the word curative. Di ba sa curative, cure? Pang doktor ba yan? Ha? Oo. Eh, yung curative, it's from the word care. Tama ba? So, technically, binigay ni, ano, ni Jean Watson itong sampu na to to guide nurses, to guide for the core of nurses class, of nursing. Okay? The need needs to be addressed by nurses with their patients when in a caring role. So these are factors daw that the nurse needs to address habang ikaw ay nagki-care sa pasyente mo. No, ito rin ay isa sa mga nagde-delineate o nagde-differentiate din ng carrot ng care from cure, ng nurses from doctors, ng trabaho ng mga nurses sa trabaho ng mga doctors class. Okay? So, curative. Para ma-emphasize class na pang nurses ito. Hello class? Do you follow? Yes, sir. Class, yes, do you follow? Sir. Yes, sir. Okay. Yeah. It also honors class, dimensions of nursing work, and the inner life world and subjective experiences of patients. Okay? Sige. Now, Watson offered a translation of curative factors into caritas or clinical caritas processes that suggested ways to apply the 10 curative factors. Again, class. Now, technically, meron tayong 10 curative factors. And sabi doon, ito daw yung mga needs na kailangan i-address ng mga nurses para mabigay mo yung care. Tama ba? Tama ba? Yun yung curative factors. Needs na kailangan mo ma-address. Hello? Naintindihan niyo yun? Ang tanong, paano mo ma-address? Gets mo yung pagkakaiba? Yung curative factors are the needs that you need to address. Ngayon, tanong, paano? Ang sagot niya ay through? Ang sagot niya, yung ang sagot niya dun sa tanong na paano ay? Through caritas processes. So these are ways, okay, mga paraan to apply the 10 curative factors. Well, para maging mas madali yung discussion natin, what I did is to make a table para makita natin yung curative factor and then yung how to apply this in the caritas process. Una, makinig ka ng mabuti. Unang curative factor, the formation of a humanistic altruistic system of values class. Well,
klase ng Dicean dito? Meron ba ditong Dicean yung galing ng high school? Meron po. No. Ikaw, Rona. Oh, Rona, ano ibig sabihin ng altruism? Sabi kasi ito, ang isang karating factor daw ang mga nurses class should form a humanistic and altruistic system of values class for them to be caring to patients. Altruism. Pag chinek mo sa dictionary, altruism means being selfless. 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 Ano yung sa Tagalog class? Selfless. Ha? Yung hindi mo iniisip yung sarili mo, basta ang ginagawa mo ay para sa ikabubuti ng ibang tao. Parang nanay, can we describe mothers as altruistic? Yung minsan, yung isusubo na lang ng nanay mo, ibibigay pa sa'yo. Wow, nakapateleserye naman yung arte mo na yun. Pero the point is, yung parang ganun kasi yung altruism na yun. Yung parang ganito, minsan, yung hindi, minsan ako pag naka-duty, yung hindi mo na nararamdaman yung gusto mo kasi masyado kang dedicated sa work mo. Alam niyo ba, class, ang mga nurses hindi kumakain sa oras. Hindi siya nagre-reklamo ako, ha? Pero alam mo yung class, sa totoo, pag naka-duty ka, hindi mo na mamalayan yung oras. Lalo na kung ikaw yung tao na sanay kumain ng alas 12. Oh, lunch na, kakain na, alas 12 na. Di ba? Alas 7 na, dinner na. Di ba ganun kasi tayo? Sa pang-araw-araw mong buhay, ganun yung routine mo. Pero pag nurse ka na, di ba relevant? Okay, si relevant, di pa nurse, pero naramdaman niya na yun for sure. Yung walang kain, 8 hours. Kaya no, alas 12 na, parang, uy, hindi pa pala ako kumakain na. 8 hours na akong hindi kumakain. Simula nung nag-duty ka, hawak-hawak mo patients chart, naggagawa ka ng mga procedures, and I think that's a good representation of, ano no, of an altruistic system of values of nurses class. Okay? So, paano mo daw yan gagawin? Kasi actually, sinabi ko na, by practicing loving kindness and equanimity, ito naman si Jean Watson, yung mga terms naman, nilalaliman pa. Okay? Practice of loving kindness and equanimity within the context of caring consciousness. Ayan, class, hinahilight ko na lang yung part na dapat mo maalala. Practice of loving kindness. Sabi ko, class, being selfless, class, is being altruistic. Okay? So, kahit na minsan, ano, wala nang natitira para sa atin, ibinibigay mo pa din. Wow, napaka-selfless naman nun. Hindi ang punto ko yung kamukha nun. Hindi ka na masyadong nakakakain. Okay? Kasi masyado kang busy sa pag-aalaga ng mga pasyente mo. And I think, for me, that's practice of loving kindness. Tama ba? So that's your way of showing your, ano, no, humanistic, altruistic system of values. Number two, as nurses, it's a curative factor also to instill faith hope to our patients. You are the source of faith hope, class. You can be the source of faith hope. Do you agree? So, paano mo daw gagawin yung class? By being authentically present and enabling and sustaining the deep belief system and subjective life world of self and one being cared for. Class, pasensya, pagpasensya niyo si Jean Watson, sobrang philosophical niyang magsalita, ano? Sobrang philosophical. So, I'm trying to simplify. So, una, paano daw tayo nag-i-instill ng faith hope? Una, is to be authentically present. Class, isa sa mga strengths natin bilang nurses na wala kahit mga doctors, class, no, is to always be and authentically be present to our patients. Yung literally, palagi kang nandyan. If the patient needs something, pipindot lang niya ng call bell, okay, tatawag lang yan ng nurse, pupunta ka na. Okay? And you will ask, okay, paano ko po kayo matutulungan? Ano po bang nangyari? Ano pong problema? Tama ba? Kamusta po? Being authentically present, class, gives patients hope. Instills hope. And it also instills faith. Okay, I think siguro mas ma-appreciate nyo to sa mga end-of-life situations. Okay, or sa mga patients with terminal illnesses. Tama ba? Yung medyo malala na yung mga sakit, ganun. Diba? Kasi yung mga ganun pasyente, can they be hopeless? Can they be hopeless? Yung parang, wala na, ginawa na namin lahat, and yet, parang, wala na. I'm dying. Can that, ano, promote hopelessness among patients? Yes, sir. Naramdaman mo na bang maging hopeless? Yung walang pag-asa? Yung pakiramdam mo, wala na, hanggang dito na lang ako. Naramdaman mo na ba yun? Kahit minsan sa buhay mo? Okay? And sa mga ganong points, class, lalo na pag nangyari ito sa pasyente, can we be the source of hope?
Possibly, class. That can happen. Okay? So, yun, class. By sustaining, enabling and sustaining the deep belief system, class. Okay? So, pwede natin yung gawin, class. Okay? Among our patients, class. Number three, the cultivation of sensitivity to oneself and to others, class. Okay? Sensitivity, class. Cultivation of your own, class, spiritual practices, transpersonal self, going beyond the ego self. Well, basically, anong ibig sabihin nito, class? Unahin mo muna yung sarili mo in that sense. Anong ibig sabihin ng class? Merong isang English na kasabihan. I don't know if you're familiar. Okay, sabi nila, you cannot give what you do not have. Yes? Tama ba yan? Yes, Papa. Do you believe that, class? Paano may bibigay? Ikaw nga, wala ka nun. Tama ba yan? So, anong ibig sabihin ng class? Okay? You have to, sabi nga dito, you have to cultivate your own spiritual practices. Reconcile and anong mas better term? Linawin mo, class, your own strengths, your own weaknesses. Kailangan malinaw yung sa'yo, class, before you're able to help patients, class. I remember there was a time sa mga pasyente sa mental hospital, class. Alam nyo, may isang activity doon bago kayo mag-duty, class, kung saan kayo ay mag-self-awareness. Okay? Sa self-awareness, kailangan, bilang nurse, kailangan alam mo, class, yung sarili mong strengths, saan ka ba nag-excel, saan ka ba magaling, saan ka weak, di ba? Saan ka hindi magaling, class, or anong pangit sa'yo, anong kapintasan sa'yo. Tama ba yun? Bakit mo yun kailangan malaman? Ako, alam nyo, as a person, naniniwala ako that we are if we are self-aware, kung alam natin yung mga bagay na yan, our strengths, our weaknesses, lalo na yung mga weaknesses natin. Kasi alam niyo yung ibang mga tao, ginagamit yung mga weaknesses natin to hurt us. Tama ba yan, Martina? Parang minsan ginagamit nila yun to bully you, di ba? To, yeah, just say bad things about you, ganyan. And sometimes it hurts, really. Di ba? Pero alam niyo, class, if you are really self-aware, no one can hurt you. Ano ba tinukso ako? Simplihan lang natin example. Tinukso mo ako, baboy, taba mo naman, sir, mukha kang baboy, mukha kang elepante. Ano ba? Alam ko namang mataba ako. Oh, yun lang sasabihin mo? Okay ka na? Alam ko na yan eh. Mataba naman talaga ako eh. So what? Diba? Ang tapang, di ba? Attitude lang. But anong point ko? You are self-aware. Alam mo na yun eh. Kumbaga, weakness mo yun in a sense, at tanggap mo na siya. So no one can say these things to you that will hurt you. Tama ba yun? Do you get my point? Self-awareness is important in caring for patients, class. Okay, kailangan alam mo yan sa sarili mo, class. Okay? Now, dun sa mental hospital, minsan kasi ang weaknesses natin about certain events. Halimbawa, may issue ka sa magulang mo. Tapos yung pasyente mo, ang kinakwento sa'yo, issue din sa magulang niya. Ending, class, ikaw na ang mas nagkukwento. Oo nga, eh, ganyan din yung nanay ko eh. Kasi yung nanay ko ganito eh. Nanay ko ganyan eh. Aba, ending, mas marami kapag nakukwento sa pasyente. Can that happen? Kasi na-touch niya yung ano mo, yung weak points mo eh, yung weak spot mo. Nagigets mo ako? Nagigets mo yung sinasabi ko? Oo, class, that's possible. Kaya tayo, bago tayo mag-duty sa mga mental institutions, sa mga mentally disturbed, class, dapat malalim ang ating self-awareness. Okay? Sige. Yun nga, no? We have to be sensitive to our self, class. Alam natin yung class, ano? Yung sarili mo din, pati yung relationship mo with God. Di ba? Sabi kasi dito, your own spiritual practices. Di ba? In the past, I've given you situations kung kailan, kung bakit minsan nagko-conflict yung spiritual beliefs natin sa spiritual beliefs ng pasyente. Tama? Or sa medical interventions na gagawin sa pasyente. Do you remember euthanasia? Do you remember euthanasia? Mercy killing? And, you know, as Christian people, sometimes we believe that is a violation of our belief. That's actually killing. Kung ganun mo siya nakikita, medyo ano yun, dilemma yun sa'yo, no? Medyo maguguluhan ka. Sir, ano ang gagawin ko? Parang, I need to participate to euthanasia. Kailangan ko ba talaga mag-participate? O do I have a choice to refuse to participate? Diba? So, kailangan malinaw yung mga spiritual beliefs na yan, spiritual practices na yan, para mabigay mo ng todo yung care mo sa pasyente. Because yung mga beliefs na yun, minsan pwede yung makasagabal sa pag-care sa pasyente. Tama ba? Tama ba yung class? Hello? Naintindihan niyo ako?
Opo. About yourself, class. Number four, class. Development of a helping, trusting relationship and became development of a helping, trusting, human, caring relationship. The keyword is helping, trusting, authentic, caring relationship. Daming ano niya, no? Ang daming adjective. Helping, trusting, authentic, caring. Apat na words that describe our relationship with patients. It should be a helping relationship. Diba? Ultimately, as nurses, is our goal class to help patients? Of course. Tama ba? Ultimately, yun ang gusto natin. Help patients. Tama ba? Pero hindi lang basta help class. It should be a trusting. Okay? Okay, class. Class, matutulungan mo ba yung pasyente kapag walang trust, class? Okay, yung pasyente, teka lang. Aba, di ba? Bakit mo yan binibigay sa akin? Ba't mo yan ginagawa sa akin? Ano ba kita? O baka mamaya nilalason mo ako, ha? Paranoid pala yung pasyente mo, ano? Okay? So, walang trust kasi. Class, dapat ba tayo, bilang mga nurses, mag-effort ba tayo to build trust to our patient? Class, this is relationship. Alam nating lahat. Anong foundation ng relationship? Trust. Trust. At kapag walang trust, kahit anong relationship yan, hindi magiging maayos yan. Tama ba? Whether ito ay relationship mo sa nanay mo, pag walang trust, di ba yung parang umuwi ka lang ng late ng konti kung ano-ano nang sinasabi? Kasi walang trust. Di ba? Familiar ba? Di ba? Kahit nga sa ano mo, sa jowa mo, halimbawa, di ba? Pag walang trust, kahit anong sabihin mo, kahit anong explain mo, hindi maniniwala. Walang trust eh. Di ba? O kahit relationship mo sa teacher mo, dahilan ka ng dahilan ng kung ano-ano, kaya ka hindi nakakapasok, hindi naniniwala. Wala kasing trust. Di follow? Anong point ko? The same thing with the patient class. Okay? So dapat our relationship with patient is founded on trust. Tama? Ang pundasyon ng ating relationship palagi ay trust. May pag nasira yung trust, mahirap na bang ibalik yon? Oo, class. Diba? So, yun. Mas mag-invest tayo sa trust ng pasyente para mas matulungan natin sila. Para mas makapag-care tayo sa kanila. Number five, the promotion and acceptance of the expression of positive and negative feelings, class. Ay, ito isa sa mga pinaka-philosophical class. Okay, but bear with me. Okay? Una, sabi dito, class, okay? Acceptance of the expression of positive and negative feelings, class. Okay? Class, your patients in all likelihood will be sharing things to you. Magsha-share yan. Whether positive or negative emotions, magsha-share yan sa'yo. Kung meron kang trusting relationship with patient na na-establish mo sa number four, magsha-share yan sa'yo. Now, as a nurse, ano daw trabaho mo? Ha? Anong trabaho mo, class? Be present and be supportive. Tama? Ano ibig sabihin nito? Okay? Kapag nag-verbalize yung patients of their feelings, ano lang trabaho mo? Listen. I am alone at the crossroad. I'm not at home with my own chocolate. Naging Beyonce. Hindi. Anong trabaho mo? Listen. Tama ba? Paulit-ulit ko nang nababanggit sa inyo in the past class. Yung If we let the patient feel that there is someone who is willing to listen to them, yung handang makinig sa mga kwento niya, kahit minsan maniniwala ka na yung kwento mo, mababaw lang, pero may taong willing makinig. Di ba nakaka-boost ng moral, ng emosyon, nakaka-improve siya? Tama ba? Okay, makinig ka lang. Whether positive or negative feelings. Kasi minsan, alam mo class, naramdaman mo ba na ba yan, yung positive yung nararamdaman mo, sobrang saya ka, pero hindi mo mailabas yung saya mo. Kasi wala kang mapaglabasan ng saya mo. Kasi puro negative minsan kasi yung naisip natin eh. Pero ganun din naman pag masaya ka, minsan kailangan mong i-share yun eh. Tama ba? Tama ba? O ganun yun, class. No? At kapag nasa ospital, kapag walang mga bantay yung pasyente, tayo ang susunod doon, class. I mean, aside from family members, class, okay, tayo na yung next na makikinig sa mga pasyente. Do you follow? Sige. Grabe, napaka-noble ng nurse base sa description ni Jen Watson, ano? Okay, yung mga ginagawa natin sa patient really would take passion. Tama? Kaya kayo, class, pag-isipan nyo ng mabuti, okay? Ganyan, class, dapat ang maging nurse, class. Hindi dapat tayo just motivated by money and all that. Oo, masayang marinig, masayang makita na bilang nurse, malakas kang kumita. I mean,
malaking sweldo mo. Parang sa akin, bonus yun eh. Bonus yun, class. If you get to do your passion, I think that's a better definition of success bilang nurse. Nagigets yung point ko. Lalim, no? Drama. Okay? Yung pag nagagawa mo talaga yung pagtulong sa pasyente, na pakiramdam mo rin talaga yung passion mo, na dyan ka talaga tinadhana ni Lord, class. I think that's a better definition of success than, you know, earning a lot of money. Diba? Why do you think I stay in the Philippines? Is it about the money, class? Because if it's about the money, class, I'm sure wala na ako dito. Matagal na. Diba? Pero I'm still here because I love what I do. Okay? Well, I hope, class, that in the near future, you get to love nursing too. Okay? Sana. Okay? Number six, class. Nursing, another curative factor, class, is the systematic use of the scientific problem solving. Hindi ko na buuin. Yun palang, class, napulot na natin, class, yung konsepto na sinasabi ni Jean Watson. Nursing, class, another curative factor for nursing is the systematic use of scientific problem solving. Anong tinutukoy niya dito, class? Is it the nursing process? Is it the nursing process, class? That when we care for patients, class, hindi lang tayo bara-barang kumikilos. We follow series of steps. Systematic steps. Scientific steps. Nagigets niyo ko? Yun ba yun? Hello? Yes po. Do you remember the nursing process? Ano yung mga steps sa nursing process? You start with what? Wala kayong mic, class. You start with? Assessment. Assessment followed by? Diagnosis. Planning, intervention. Implementation of the plan or implementation. Implementation. Class, is this how we care for patient? Of course. Yes. Okay. Lahat ng pasyente mo dadaan sa ADPI, class. Kailangan mo ng assessment bago ka makapag-plan o bago ka makapag-diagnose. Pag may diagnosis ka na, pwede ka na mag-plan. And then letter I is you implement your plan, you do interventions, and then evaluate if you have successfully attained your goal na ginawa mo during the plan. Diba? Kapag ginawa mo ito, class, walang mangyayaring masama sa pasyente mo because you're following the nursing process. Tama? Tama ba yun, class? Yes. And that's being caring. Ibig sabihin ni Jean Watson, hindi ka dapat yung nurse na bara-bara lang. Diba? Pumasok ka sa pasyente, inumin mo itong gamot na to, o sige, bye. Okay, bye. Okay? Hindi tayo ganun, class. Okay? We follow process. Systematic and scientific process. Number seven, the promotion of transpersonal teaching learning. So yun na. Nandun na yun, class. Yung salita na yun, class. Being caring also involves teaching learning experience, class. You have to engage the teaching learning, class. Is it also our work, class? Is it also part of our job, class, to teach patients? Yes, sir. Ano ba dito nangarap maging teacher nung bata pa sila? Nangarap ba kayo maging teacher nung bata kayo? Oo, no? Kaya mag-alala, kapag nurse ka, magiging teacher ka din. Because you will teach patients. Hindi nga lang estudyante tuturuan mo, patients nga lang. Pero the same way, you'll be a nurse teacher. Diba? Do we need to teach patients? Of course. Kailangan yung class. Maraming mga bagay hindi naiintindihan ng pasyente. At sino ang sasagot nun? Sino ba palagi nasa tabi ng class? Mas madalas bang kasama ang nurse kaysa doctors? So, that's the time, class, you teach patient, class. Do you follow? That's also a mark of a caring nurse, class, if you spend time teaching patients. Well, unfortunately, hindi ko naman nila lahat, no? Pero there are doctors, class, paano ko ba sila i-describe? Parang palaging nagmamadali, class. Okay, hindi ko alam, baka meron pala silang susunod na pasyente or what. Pero class, parang bihira yung doctors na nakikita kong nag-health teaching sa pasyente. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung nagtuturo sa pasyente, alam mo, para hindi na maulit yung sakit mo, ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga dapat mong kainin, ito yung mga bawal sa'yo. Bihira yung doktor na naririnig ko na ganun, class. So after treatment, usually, tapos na. Okay? O sige, I will be discharging you, uwi ka na mamaya. Ha? O sige. Yan na muna ha, okay na. Bye, sabi ng doktor. Walang health teaching, class. Sino nagbibigay? Nurses pa din, class. Diba? Oo.
So yan class, that's a Caritas process class. We teach patients class and help them learn too. Okay? Number 8 class, the provision of supportive, protective, corrective, mental, physical, societal, and spiritual needs. Kaya, yeah. Ano lang gusto kong sabihin nito class? Una, okay, sa pag-heal ng pasyente, sa pag-recover ng patient, mahalaga that we create a caring and helping environment. Kanina nabanggit na natin yung environment, ano? Dapat yung environment na yun nagpo-promote ng recovery ng pasyente. Ano ba mga examples ko kanina? Ha? Ayon sa matanda, ano? Binibigyan natin sila ng choice. Yung gusto nila warmer yung room. So, i-adjust natin yung temperature ng room. Tama ba yun? Supportive care. Corrective, pag may mali yung pasyente, i-correct natin. Protective, okay? Either in the physical, societal, and spiritual environment of the patient's class. Okay? Halimbawa, isang issue dito ay comfort and dignity. We need to protect that class. Comfort. Alam nyo class, di ba nakwento ko na sa inyo, isa sa mga common, ano, common experiences of cancer patients. Do they experience pain? Rona, nabanggit ko na yung sa inyo, do you remember? Yes. Lahat class, lahat ng cancer patients would experience pain. Iba-iba lang yung severity, depende sa stage ng cancer. Gusto mo bang maranasan? Joke lang, syempre wala namang may gusto, no? Pero alam yung common sa kanila lahat ni cancer. Eh paano class yung nasa terminal stage? What do I mean by terminal? Yung medyo ano na? Malala. Yung dying patients in short. Dying patients. Tama? Anong isa sa mga nagsasacrifice dito? Comfort and dignity. Class, if you are dying, do you want to die in pain? Ha, Sam, kung ikaw yon, do you like or do you want to die in pain? Ha? Mamamatay ka na lang, may masakit pa sa'yo. Ha, Sam, wala kang mic. Pero naintindihan mo ako, do you want to die in pain? Ayaw, no? Parang wala naman yung gusto. Parang if you are dying right now, parang we all want it to be peaceful, di ba? We all want to die with dignity. Okay, so I mean, I think that's one element of dying with dignity class, no? Dying without pain. Free from pain. Free from anxiety. Ibigay natin yung environment na yun sa pasyente. Do you follow? We need to protect that comfort and dignity of patient. Okay, naintindihan niyo ako class? Okay. Pang-sham. Okay, another curative factor is gratification of human needs. Oh, napakasimple lang class. Huwag na natin basahin lahat class. Anong sinasabi class? We have to gratify patient's needs. Ano ibig sabihin nun? Parang tinuro lang ni Henderson, ibigay natin, isatisfy natin ang basic needs ng mga pasyente. Kahit sa anong aspeto pa yan, whether it's physiological, in the body, the spirit, okay, the mind class, okay, lahat ng needs sa mga aspeto na yon ibibigay natin, isasatisfy natin sa pasyente. Diba? Kung kailangan niya ng kausap, be there for the patient. Naiintindihan niyo ako? Naiintindihan niyo ako? Kung kailangan niya ng ano, ng maiinom physically class, o di i-provide natin class. So lahat ng basic needs of our patients have to be provided. And that's another process para masabi mo that you are a caring nurse class. Okay? And finally, number 10, the allowance for existential. Is ko yung term ni Jane Watson, pahirap. Okay? Allowance for existential phenomenological forces. Diyos ko, baka nga ikaw, hindi mo pa mabasa to ng directory. Basahin mo nga. Phenomenological. Hindi ka mautal, ha? Sige nga, basahin mo. O, tingnan mo, nahiya ka, di ba? Baka mautal ka sa mic, eh. Phenomenological forces became allowance for existential, ano, phenomenological spiritual forces. Existential. Let's take it from their class. Okay, existential. Inibig sabihin nun. Ha? Opening and attending to spiritual, mysterious, and existential dimension of one's own life, death. Okay, soul care for self and one being cared for class. Existential dimensions class. Okay, ibig sabihin, your reasons class. Your reasons for being class. Okay? Sometimes I had patients class, ganito ha, para mas maintindihan nyo na lang application. Parang sa Tagalog, paano ka ba talaga?
Para kanino ka bumabangon? Nescafe. Di ba? Nescafe yun eh. Di ba? Commercial na Nescafe yun, sir eh. Pero, I think that's the best way to represent this na maiintindihan nyo ako. Okay, medyo malalim kasi masyadong philosophical eh. Di ba? Now, for patients to recover, kailangan nyo ng drive eh. Alam nyo, kailangan nyo ng motivation. Parang, gusto kong gumaling kasi ganito. Gusto kong gumaling kasi gusto ko pang makita yung mga anak kong lumaki. Gusto kong gumaling kasi gusto ko pang makasama ang asawa ko. Gusto kong gumaling kasi ganito. Gusto kong gumaling kasi ganito. Diba? I think that's the best way, class, to represent this Caritas process, class. Diba? Yung existential dimension of one's health, class, of one's life and death too. Diba? Pero minsan pwede din gusto ko ng, I'm willing to let go kasi ayaw ko nang mahirapan at para hindi na rin mahirapan yung pamilya ko. I think that's another aspect of this, class. I think that's also part of caring. Sometimes as nurses, you know, galing ito sa research ko, I'm presently doing my paper for my doctoral degree. At isa sa mga conclusions ko dun sa paper ko, soon I'll also have my own theory. And gusto nyo, sa susunod, pag natapos ko at sadyante ko pa kayo, ituturo ko din sa inyo. Because I'd like to spread that. Isa dun sa mga naging conclusion ko, class, tayo bilang mga nurses, we always see, class, the case of our patients, class, na dapat ang trabaho natin makarecover si patient. What if the patients cannot recover? Ano na ngayon ang role mo, class? Okay, isang aspeto dun sa paper ko, class, dapat daw magkaroon tayo ng shift sa mindset natin, lalo na sa mga critical care, sa mga end-of-life situations, kung saan ang mga nurses dapat hindi natin nakikita yung death as a failure. Totoo yun, class, alam nyo, the first time I experienced, class, a death of a patient. Okay? Parang ang bigat sa loob. Siyempre, hindi ka pa makarelate doon, no? Pero class, pag nawalan ka ng pasyente, sa totoo, ba't ka maapektuhan? Stranger, hindi mo naman kakilala yun, sir, di ba? Pero really, class, you'll be affected. Lalo na kung pasyente mo to for so long, yung pabalik-balik sa ospital, tapos palagi mo siyang nami-meet, ganun. So parang kahit paano, may sense of attachment siya sa'yo. Mabigat sa class. Okay? And at that time, I feel like I'm a failure. Parang I wasn't able to help this person, I wasn't able to help this patient, and I think it's partly my fault. Parang ganun, class. But in reality, class, nurses also need to recognize that, you know, in this kind of situations, sa mga pagkakataon na wala na talaga, okay, sa mga end-of-life na kung tawagin, end-of-life situations, sometimes, we need to see death not as a failure, but an opportunity, class, di ba, to help patient, class, have a more comfortable and a dignified and peaceful death. Di ba? So parang pagka nandun ka na sa end-of-life, hindi na recovery, hindi na cure ang ginagawa mo para sa pasyente. Diba, mas caring ba kung tutulungan mo na lang siyang mamatay peacefully? And comfortably. Tama ba yan? Comfortably. Naintindihan niyo ako? I think that's also caring. Okay? Existential dimensions. So, dalawang bagay. Life and death. Para kanino ka bumabangon? Diba? Yung drive ng pasyente, ibalik natin yan. Diba? Halimbawa, patient is a cancer patient and stage 2 lang naman. Pag stage 2, malaki pa yung chance niyan makarecover at hindi siya mag-progress pag sumusunod sa treatment. Kaya lang, class, pagka nagkikimo ka, class, pag kinikimo, ang pangat sabihin pala, pag kikimuhin, pag magkikimo, if the patient is undergoing chemotherapy, social na in English ko na lang, alam nyo, maraming side effects ng chemotherapy that sometimes patients would withdraw from the treatment. Ayoko na. Pagod na ako. Sa chemo sa pagod, ha? Okay, pagod na daw siya magpa-chemo. So, alam mo yung class, alam mo, class, bilang nurse, na isa yun sa mga, sa mga treatments na tutulong sa kanya, blah, blah, blah. Kaya lang, class, hindi na kinakaya yung side effects, eh. Paano mo siya matutulungan? Ibalik mo, class. Ibalik mo sa pasyente yung tanong, para kanino mo ba gagawin ito? Para kanino mo ginagawa yung treatment? Diba? Kung gusto mong gumaling, para kanino mo gustong gumaling? Alam nyo, class, these questions
would help the patient rethink the decision. Hindi gets niyo ko. Hindi gets yung point ko. Gusto mong ibalik yung drive ng pasyente. Okay? Am I clear? So far? Yes, sir. Ah? Oh. Yes, sir. And hopefully, naiintindihan nyo ang sampung carative and caritas. Carative factors and the caritas processes. Naiintindihan nyo, class? Okay. So that is Gene Watson, class. So basically, how do we apply this? Diyos ko, class, sa dami ng example ko, siguro naman kayang-kaya mo nang i-apply si Gene Watson. Yes, Sam? Di ba po sabi niyo po, pagka namatay din yung patient pa rin po yun yung nurse. Mm-hmm. May na-experience po kasi ako dati na parang nagpapatulong lang po kami din yung nurse na masabi sa lala po namin, nagpapatulong po kami, hindi niya po tinulungan. Mm-hmm. Bakit daw? Ewan ko po, sinungitan po kami eh. Exactly my point, class. No? Plus, isa yan sa mga reasons why am I like this in this discussion. Because I don't want you to be that kind of nurses. Those kinds of nurses, class, who are apathetic, yung walang interest, walang pakialam. Maaari, class, yun yung mga nurse na na-produce ng napuwersa lang. Pinag-nurse ng nanay, pinag-nurse ng tatay, pero wala naman sa loob niya yung ginagawa niya, class. Okay? Kaya, class, ako, sa totoo, tingnan niyo yung TFN, compared niyo to dun sa anatomy, sa object ninyo. Parang ang layo namin, di ba? I am more of appreciating kung ano yung ginagawa ng nurse. Nagigets niyo ako. Kaya class, ako para sa akin, mahalaga pa rin yung TFN subject. Kahit napakahirap niyang ituro sa first year, sa totoo lang, I will admit that. Okay? Ang hirap on my part kasi I need you to appreciate this theory. Mahirap siya kasi wala pa kayong experience. Di ba po lahat ng kinukwento ko, base lang sa kwento ko, dun nyo lang nakikita yung application niya. Kaya mapapansin nyo, as we go through our discussion, talagang I will inject examples para makita nyo kung paano siya ina-apply. Para makita nyo kung paano nagiging relevant yung theory sa totoong buhay, sa totoong pagpapractice ng nursing. Okay, lalo na to, yung human caring class. Kasi ultimately, sabi ni Gene Watson, you know, Sam, nasagot ko na yung tanong mo, no? Okay? This is the true essence of the nursing profession. Do you believe that caring is the true essence of the nursing profession? Do you believe that too? Yes, sir. This defines our being a nurse. Being caring, class. Okay? Being caring also views the patient as the mind, body, and spirit. So, ganun din, parang yung mga iba nating napag-usapang lectures in the past, na ang mga pasyente, hindi dapat natin nakikita as body lang. Meron pa bang ibang aspeto ng health ng pasyente mo? Yes. Okay? Diba? Sa terms nila Henderson, nila Abdella, sabi doon, meron kang physical, mental, emotional, psychosocial needs, class, iba-ibang uri ng mga needs. Therefore, merong iba't ibang aspeto yung pasyente mo. Sa term naman ni Gene Watson, parang ganun lang din naman sinasabi niya, pero ang ginamit niyang terms, ang pasyente mo has body, mind, and spirit. Tama? Body, mind, and spirit. So, yung tatlong aspeto na yon dapat lagi natin ina-assess. Baka isa dyan ang may problema sa pasyente. Okay? The theory of human caring also highlights the realm class of bedside nursing class. Okay, na medyo nan-neglect na ng mga nurses ngayon. Baka ganito yung kwento ni Sam, no? Nan-neglect na yung bedside nursing. Yung sabi ko nga, maraming mga nurses ang sinusunod ay medical models. Di ba? Yung parang ang tingin nila, ang trabaho nila, class, ay gawin ng gawin kung anong sinasabi ng doktor. Ibigay ang gamot, kasi sabi ng doktor. Gawin ang treatment, kasi sabi ng doktor. Tama? Nasaan na yung nursing aspect? Yun yung nawawala. And probably dun sa nurse na nakausap mo, Sam, probably yun yung wala sa kanya. Okay? Masyado siyang naka-focus sa medical model. Baka nagpapa-impress sa doktor. O, di ba, doc, nabigay ko? Di ba, doc, nagawa ko? Di ba? Katandaan mo, class, in the hospital, the core of whatever we are doing is always the patient. Tama ba? We're not there to impress doctors. We are there to help patients. Tama ba yun, class? Drama naman ni sir. Ay, medyo lang, class, no? Kasi ganun talaga dapat, no? I mean, as nurses, yun yung klase ng nurses na gusto kong makuha ninyo out of this subject, class, out of this, discussion. Okay?
Sige. The essence of nursing is in the caring aspect. Alam natin yung class. Caring is taking the wholeness and the totality of the patient. Again, hindi mo dapat nakikita si patient na physical. Marami pang aspeto ang kanyang health class. Therefore, it is your duty and obligation to care for these patients. Not merely by looking into and caring for his physical disease. Paulit-ulit ko lang sinasabi. Maraming aspeto ang mga pasyente natin and all these aspects need caring. Tama ba yun siya? Diba? Kapag depressed ka siya, sino yung kausap mo? Kapag depressed ka siya, diba? Can we also help patients class na get over depression? Or I mean, malagpasan niya yung depression? Ayun class, ano? So yun, hindi lang physical ang sakit ng mga pasyente. And that's the end class of The Theory of Human Caring by Jean Watson. Naintindihan niyo si Jean Watson? Naintindihan niyo si Jean Watson? Sige, sa susunod, okay. Pakita ko sa inyo yung picture namin with Jean Watson. Kasama ko dun si, ano, si Dean, si Sir Hansel ninyo, kasama ko din yun, nagpunta kami sa Taiwan, at minute namin si Jean Watson. Kulit na kasi, sabi mag-meet daw. Sige na nga, pagbigyan natin. Baka masyadong, ano, celebrity kung gano'n. Okay. Sige. Okay. Now, let's proceed to the next model class. Please, please. This is my, ano, my plead to you class. Okay, listen to this because, okay, this is, ano, Dorothea Orem's theory, the self-care nursing theory class. Bakit ko gusto makinig kayo ng mabuti? Kasi, di ba, nabanggit ko sa inyo dati, kapag sa nursing schools, lahat ng mga nursing schools, kami din ay pumipili ng isang theory that will guide how we teach patients, how we teach nurses, student nurses, kung paano sila magtatrabaho bilang nurses. Now, saya nga, ang napili nating i-adapt class ay si Orem. Okay? So ngayon, kailangan mo maintindihan, ano ba yung theory ni Orem? Bakit ito yung pinili ng school ko? Bakit ito yung pinili ng, ano, ng school na pinag-aaralan ko? Ano bang meron dito kay Orem class? Okay? Sige. So, Dorothea Orem's theory is self-care nursing theory. O bago ko magpatuloy, what do you mean by self-care? Self-care. Self-care. Tagalogin mo. Care, alagaan. Self, sarili. O ano ibig sabihin ng class? Is it about taking care of oneself? Is it about taking care of oneself? Paano mo alagaan sarili mo? Tama ba ako? Okay? Tama ba yung class? Oo, class. So, pag-usapan natin yung class. Okay? So, Dorothea Orem class. Tandaan mo si Orem, ha? Sa lahat-lahat ng theory na tinuro ko sa inyo, isa yan sa dapat hindi mo kalimutan. Kasi simula ngayon, okay, kung magpapatuloy ka sa nursing, okay, hanggang maging nurse ka na, susundan mo na siya. Kasi ikaw ay Dicean nurse. So, ito ang susundan mo. Si Dorothea Orem. Do you understand? Okay, itong kung nga basaan yun. So, ayan nga, self-care theory. By the way, she was born in 1914 and died in 2007 class. Okay? She is one of the foremost nursing theories and she was born nga, in 1914 in Baltimore, Maryland. So, American din po siya, just so you know. She finished her, ano, her Bachelor of Science in Nursing and her Master of Science in Nursing in the same university, Catholic University of America class. Okay. Now, during her professional career, she worked as a staff nurse, private duty nurse, nurse educator, administrator, and nurse consultant. So parang naikot niya na lahat ng position, ano? Okay? So medyo malawak ang ano no, ang experience ni Dorothea Orem class. She also received an honorary Doctor of Science degree in 1976. Class, ano ibig sabihin ng honorary? Class. May honor. No, hindi yan class ang ibig sabihin. Ang Doctor of Science class, it's a course, it's a program class. Okay? Tama ba? Ako, halimbawa, ang program ko sa doctoral ko class, ang tawag sa program ko is Doctor of Nursing Science. Okay, after I graduate class, I'll be a Doctor of Nursing Science class. Okay, DNS. Well, Doctor of Philosophy in Nursing Science to be exact. So, yan yung aking doctor. PhD. At nag-aaral ako class. Pero si Orem, hindi siya nag-aral. Pero meron siyang Doctor of Science in Nursing. Honorary, ibinigay ito sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng honorary. In honor of her, sige, bibigyan kita ng doctorate degree. Na-gets niyo ko. Bakit siya binigay? Sana all binibigyan lang ng degree, ano?
Sir, pwede ba akong bigyan na lang ng nursing degree? Hindi na ako mag-aral. Bakit? Si Orem ka din ba? Okay? So, siya nag-aral ng Doctor of Science in Nursing for that matter. So, siya binigay lang. Bakit? That's because of her theory. Okay? Sa sobrang ganda ng nagawa niyang theory, binigyan siya ng honorary doctorate degree. Kung gusto mo, gawa ka din ng iyo. Kung gusto mo ng honorary degree din, yung degree na binibigay lang, honorary degree. Yun ang ibig sabihin nun. Do you follow? Do you follow, class? Okay. Now, itong trabaho niya, class, yung self-care theory class, she published this in a former articulation class in the book entitled Nursing Concepts of Practice in 1971. Tapos na-revise ito, second edition ito in 1980. Tapos yung third edition is in 1995 class. However, in June 22, 2007, she died. Okay? Hindi ko nakuha class kung paano. Okay? Pero she died in on June 22, 2007 class. Okay? Sige. Now, let's talk about her theory class. Okay? Let's talk about her theory. Okay. Okay, sabi ni Dorothea Orem, there are instances where patients are encouraged to bring out the best in them, despite being ill for a period of time. This is very particular in rehabilitation settings in which patients are entitled to be more independent after being cared for by physicians and nurses. Okay, so let me break this down for you, class. Okay, una, tungkol saan ba tong theory ni Orem, class? It's about self-care, right? Hello? It's about self-care. Okay, and when we practice self-care, sino nag-aalaga sa sarili natin? Di ba tayo din? Tayo din ba yan, class? Opo. Ah, sige, ano yung mga self-care activities na alam mo na ginagawa mo para sa sarili mo, class? Sige nga, can you name one? Self-care. Self-care activities, class. Paano mo inaalagaan yung sarili mo? O Aaron, kasama ba doon ang pag-tiktok mo? Posible. Actually, posible. Kasi sir, minsan may nagsabi sa akin, sir, hayaan mo na ako mag-tiktok. Kasi pag nasa-stress ako, dito lang nawawala yung stress ko, sir. So, di self-care yun, ginagawa mo yan because you don't want to be stressed. To cope with stress. Tama ba yun? Self-care ba yun? Yes. Ay, mas physical. Ang pagkain ba ng mas healthy food is self-care? Yes po. Ang paliligo ba is self-care? Yes po. Na hindi mo nagagawa. Di ba, Carla? Di, joke lang. Grabe si sir. Naliligo naman ako, sir. Ayun, class, ano? So, yun. Napaka-simple lang, di ba? It's about self-care. Okay, ang tanong, may pagkakataon bang hindi yung nagagawa ng pasyente? Yung maligo mag-isa? Kumain mag-isa? Yung magpunta sa CR na mag-isa? Tama ba yun, class? May ganun bang pagkakataon? Yes, class. Okay? So, therefore, class, ang trabaho daw kasi natin according to to Dorothea Orem, class, is to encourage, class, okay, to bring out the best among patients, class. Mailabas natin yung kanilang potential, class, to be able to care for themselves, class. Sa totoo, this is a grand nursing theory. At kapag grand, napakalawak ng application nito, class, na minsan di mo makita. Pero later, class, I'll give you examples para makita mo kung paano siya ina-apply. Do you follow? Tandaan, di ba, pag grand, naalala niyo yung meta theory, grand nursing theory, middle range, do you remember that? Okay, si Dorothea Orem, itong kanyang self-care, yung kanyang self-care theory is a grand nursing theory. Pag grand, class, is this applicable to all instances of nursing? Sobrang lawak ba ng application niya ito? Yes, sobrang lawak. Sa lahat ng pagkakataon, pwede natin itong i-apply. This is one of the reasons why our school decided to choose this theory, class. Because in all settings, this is applicable. Do you follow? This can be applied in all nursing setting, in all nursing care, kahit sinong pasyente mo, bata, matanda, okay, babae, lalaki, mahirap, mayaman, lahat, class, applicable ito. Okay? Sige. When she defined nursing, ang sabi niya, class, therefore, this is the act of assisting others in the provision and management of self-care. Class, sabi ko kanina, may pagkakataon ba yung pasyente mo hindi kayang gawin yung mga sinabi nating self-care activities? Maligo, kumain, tumae, umihi, hindi na yung nagagawa. Posible ba yun, class? Naranasan mo na rin ba yan? That you've lost the ability to care for yourself? Kasi may sakit ka. Tama yes. Ba? Yes. Kaya hindi ka makaligo.
dahil may sakit ka, hindi ka makabangon, kailangan ka pang subuan. Naranasan mo na ba yun? Subuan ka pa para gumaling at makakain ka. Tama ba? Naranasan niyo na ba lahat yung class? So yun yung self-care class. Na ang trabaho ng nurse class is to manage that. Ibig sabihin, hanggat hindi pa kaya ng pasyente, sino muna ang gagawa? Sino? Nurse. Nurse class. Okay? Pero dapat daw, unti-unti, tuturuan natin yung pasyente. Okay? So that they will be able to function at home level of effectiveness. Ibig sabihin, we need to be to teach the patient to be ano, in? Independent. Very good. Independent. Okay? So medyo may pagkakahawig to dun sa mga nauna nating mga lectures or lessons sa pag-usapan class. We need to teach the patient to be independent class. Okay? Tama ba yung class? Yung wag puro ikaw yung gagawa. Diba? Kailangan turuan mo din siya na siya din yung gagawa. Para pag umuwi na siya ng bahay, kailangan niyang gawin ito. Sana sa inyo may pumili ng theory na to na gawing video ha, kasi napakaganda niya itong gawan. Okay, mamaya papakitaan ko kayo ng isa. It focuses on each individual's ability to perform self-care. Sabi ko nga, kaya ba nilang mag-perform ng self-care yung mga pasyente mo? Okay? So in class. So it is defined as the practice of activities and that individuals initiate and perform on their own behalf in maintaining life, health, and well-being. Ayun nga class, no? So yung mga self-care, yun, napakasimple. Maligo kayo araw-araw, kumain ng tama, maghugas ng kamay. Kung sa panahon ngayon ng COVID-19, it's also self-care class to always wear mask, to wear face shield, di ba? I-disinfect yung mga gamit sa bahay, lalo na pag galing sa labas. Self-care pa din yung class. Di ba? Because you are doing these things to maintain health. Do you follow? Naintindihan niyo ba ako? Okay, class. Alam nyo, ang maganda kay ano kay Orem class, yung theory na class na self-care. Class, ano yung original niyang theory? Theory of self-care. Anong klase ito? Grand nursing theory. Grand nursing theory. Pero alam nyo maganda, from the grand nursing theory class, parang nagsanga pa siya. Okay, nakabuo pa siya ng dalawang additional theory under the self-care. Nakabuo siya ng self-care deficit, theory of self-care deficit, and theory of nursing systems. Okay, mag-alala. Pag-usapan natin isa-isa. Okay? Sige, pag-usapan natin yan isa-isa. Okay? Pero bago yan, let's define terms muna. Okay, let's define terms. Again, anong definition natin ng self-care? Ito ba yung mga activities class that promote maintenance of health? Ano mga example natin ng self-care activities class? Ano mga example natin ng mga activities that you do to care for yourself, class? Hello? Napakasimple. Araw-araw. Hindi ka araw-araw. Kumain kang mag-isa araw-araw. Independently done, ha? Independently. Magpalit ka ng damit on your own. Diba? Kung kailangan mong dumumi at mag-CR o umihi, class, gawin mo yan on your own, class, independently. Tama ba ako? Tama ba ako? Hello? Tama ba ako? However, the performance of self-care, ang paggawa ng self-care is affected by self-care agency. Ano ba yung agency? It is the ability of the person to engage class in self-care. Okay? Class, ang gusto ko lang i-focus mong salita is ability. Okay? Self-care agency is your ability to perform self-care. If self-care are the activities, ano yung self-care agency? Your ability to perform self-care activities. Sa Tagalog, self-care, let's say, maligo mag-isa. Self-care agency, kaya mo ba? Do you have the strength? O, inintindihan niyo ako, kaya mo ba? Nagagawa mo ba? That self-care agency. Do you understand? It may be affected by developmental stake. Siyempre, pag batang-bata pa, hindi niyo yung kaya mag-isa. Tama ba? Kailangan ba i-assist yun? Plus newborn, pinaligo mo mag-isa. Sige nga, sinaulo ka ba? Nagigets mo ako? So, syempre, ito ay nakadepende din sa developmental state, life experiences, socio-cultural orientation, and other resources. Mamaya, bigyan pa kita ng marami pang examples, ha? But do you understand? Ha, Martina, self-care is activity. Self-care agency is your ability to perform the activity. Gets? Naintindihan niyo ba ako? Opo. Oo, class.
Self-care, kumain ng tama, kumain ng healthy, kumain on time. Self-care agency, kaya mo ba? Nagagawa mo ba? Do you have the ability? Gets mo ba ako? Okay, sige. Now, another term is therapeutic self-care demand. Okay? Basically, it's the totality of self-care actions class. Okay, to be performed for some duration in order to meet self-care requisites class. Anong ibig na naman sabihin yung class? Totality. Okay? Kanina yung self-care, yung pag-practice mo ng mga activities. Ngayon, sa iba't ibang tao class, merong iba't ibang demands about self-care. Diba? Halimbawa class, ikaw bilang babae, iba ang self-care demand mo over lalaki. Mas marami ka bang ginagawa? Hindi ko alam. How you care for yourself. Diba? Diba? Pero minsan napapansin ko, yung mga babae, sa totoo naman class, it's acceptable. Mas, halimbawa sa katawan, mas vain yung babae. Tama ba ako? Sa inyo relevant ni Kuya Wani, sino mas vain? Ikaw ba? Sino mas ma-arte sa katawan? Oh, ako. Oo, that's understandable. Pero minsan pag lalaki yung mas ma-arte, okay lang ba sa'yo? Okay lang din kasi ano din po yun eh. Self-care niya rin. Self-care niya yung pakapakailaman yung class. Tsaka ano, sinusupport naman dapat. Okay. Self-care demand basically. So yung yes. Totality, ano yung mga needs na yon na kailangan natin gawin class? Okay? Diba? Minsan pag sabon, at ganun class. Yung mga babae, iba-iba pa yung sabon. Ano? Tama? Iba yung sabon mo sa mukha. Iba yung sabon mo sa dibdib. Iba yung sabon mo sa puwet mo. Iba yung sabon mo sa paa mo. Ewan ko ba sa'yo? Iba pa yung panghugas mo ng kamay. At ganon. Yung lalaki, tingnan mo. Tingnan mo yung sabunan niyan. Ilan? Isa. At ganon. Kung ano yung sabon sa mukha, yun din yung sabon sa katawan. Ganon lang kami kasimple. Kaya pag namimili kayo, uy, ito pang facial care ko to eh. Diba? O ito, sabon din ko sa kilikili para pumuti-puti ang kilikili. Yung isa naman, sabon sa katawan. At ganon. Pag tingin mo, mas makinis pa sa iyo yung lalaki. No? Siya isa lang sabon. Okay, wala. Eh, hindi ko din alam, class. Ang punto, okay, yung therapeutic self-care, parang the totality of the demands. Class, pwede bang related yan, class, sa ano, sa self-care agency? Tandaan mo, agency is the ability. Kaya mo ba, class? Agency is the ability. Okay? Self-care demands is the totality. Dapat ba equal ito? Dapat ba equal ito? Anong ibig sabihin nun? Ito yung demands. Ito yung mga dapat mong gawin. Tanong, do you have the ability para gawin yan? Gets mo ba ako? Baka minsan, dahil sa sobrang dami ng demands, wala kang kakayanan to perform all those things. Tama ba ako? Hello? Are they related to each other? Yes po. Yes po. And finally, self-care. Mamaya elaborate ko pa yan ha. Self-care requisites. These are actions directed towards provision of self-care. So these are actions class. Actions directed towards provision of self-care. Ano yung mga gagawin mo class? Diba? In provision or in providing self-care. So pag-usapan natin yung class. Oh, by the way, this is the model. Explain ko na dito class. Okay? Class, what is self-care? This is the practice of activities, pag-alaga sa sarili. Self-care demands the totality of the self-care activities. Di ba? So ano mga kailangan mong gawin? Kailangan mong maligo, kailangan mong kumain, kailangan mong mag-exercise, kailangan mong ganito, kailangan mong ganyan. Lahat 'yon ay self-care demands. Tama ba? Tama ba? Self-care agency is what? Is your ability. Kaya mo ba? Kaya mo ba class? Kaya mo bang gawin lahat ng sinabi ko? Kaya mo bang maligo mag-isa? Kaya mo bang kumain mag-isa? Kaya mo bang mag-exercise? Kaya mo bang ganito? Kaya mo bang ganyan? Okay? Paano kung mas mababa? O, lagyan natin ng sign. Pag mas mababa ang self-care agency kaysa sa self-care demand, ang daming demands pero kulang yung kakayanan mo. Anong resulta? Anong resulta? Anong resulta? Self-care deficit. Deficit means kulang. Tama ba yun, Martina? Deficit means kulang. May kulang, class. Ano yung kulang? Self-care agency. Hindi niya, kulang siya ng ability to manage and to satisfy all the self-care demands. Bakit di niya magawa? Bakit kulang kakayahan niya? Eh kasi may sakit siya.
Tama ba? Halimbawa, bagong opera ka, Martina. Sabi doon, maligo. Or, do you have that ability pag bagong opera ka? No. Sabi doon, kumain mag-isa. Grogi-grogi ka, bangag ka pa sa anesthesia. Kaya mo bang gawin yon? Nagigets niyo ako? Sam, stroke patient ka. Diba? Sabi doon, mag-exercise ka. E paralyze yung paa mo. Kaya mo bang gawin yon? Do you get the ability? I mean, do you get the analogy class? Do you get the application? Naintindihan niyo ba ako? Class, naintindihan niyo ako? Yes, nawawala yung kakayahan natin. Kailan nawawala ito? Pag nagkakasakit na? Ha? Oo, class. So, pag nawala ito, ano nang tawag mo? Ano nang tawag mo? Self-care? Self-care? Deficit. Okay? Pag may deficit na, doon na ba papasok si nurse? Nursing agency. Doon na ba papasok si nurse? Temporarily, siya ba muna ang gagawa? Yung agency, siya ba muna ang gagawa para ma-meet mo itong mga demands na to? Until to the point na maging equal na sila ulit. Gets mo ba? Okay, nakita mo yung model niya. Naintindihan mo? Okay. Class, sige. Okay? Sige. Now, okay. Let's talk about healthcare requisites. Okay? Let's talk about, okay na, let's talk about class, the self-care requisites class. Again, these are actions that are directed to the provision of self-care. Meron tayong tatlong categories of self-care requisites. Makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti, class, sa mga self-care requisites. So, meron tayong tatlong categories, class. And what are these? Universal, developmental, and health deviation. Makinig ka, ha? Ano ba yan, class? Una, class, ano ibig sabihin ng requisites? Requisites. Anong root word ng salita na to? Requisites. Anong root word niyan? Required. Tama? Required. Okay. Kaya siya tinawag na universal self-care requisite. Ito yung mga self-care na required universally. Sir, nilaro mo lang yung words. Okay, self-care that are required universally. Ibig sabihin, these are self-care na kailangan ng lahat ng tao. Common to all people. That's why universal. Tama ba? Yun ba ibig sabihin ng universal? Yes, common to all. So, these are activities of daily living. These are needs that all people have. Walang exception. Lahat tayo kailangan to. Do you agree? Ano-ano ang mga examples? Sa exam ninyo, makikita nyo to. Sa finals pa, sa finals. Ano-ano mga examples ng mga self-care requisites natin under universal category? Una, lahat ba tayo kailangan nito? Maintenance of sufficient intake of air, water, and food. Tama ba? Social naman. Oh, kailangan ba natin lahat yan? We maintain sufficient intake of air. Air. Hoy, do you understand? Isa ka bang airbender? Hindi, joke lang. Iba pala yan. Okay? Air class. Oxygen ba tinutukoy natin doon? Do we need enough source of oxygen? Do we need enough supply of oxygen? Yes. But are there patients na hindi ito ma-achieve? Are there patients na nakukulangan sa oxygenation? Yes? Yes. Yes, class? Tama ba? Yes, yes po. Okay? So, kapag kakulang yan, ikaw ba ang magpupuno nun, class? Oo, class, yun ang trabaho mo. Kapag may kulang sa pasyente, ikaw munang magpupuno. Tama ba yun? Sana all may tagapuno. Di ba, Sam? Oo, no? Okay? Air, water. May mga pasyente ba na hindi din makainom? O kulang sa water kasi dehydrated, kasi nagtatae, kasi nagsusuka? Tama ba? Pero is this common to all? Do we all need water? Do we all need food? Yes? Yes, class? Tama ba? Yes. Yes. Sige. Okay, another class is provision of care associated with elimination. What is elimination? What is elimination, class? Nullification. Pagbabawas. Pagbabawas ng ano? Air. Air. Ayun po sabihin. Wala lang yun sa atin, class. Okay lang yun. Okay, tumaik ka, umihi ka. May mga pasyente bang may problema doon? Sa pagtae, tsaka sa pag-ihi? Apo. Okay, so tayo bilang mga nurses, do we help patients to provide care na may kinalaman doon, class? Diba? Pag constipated, kain ka ng fiber. Pag diarrhea, kain ka ng... Anong kaan diet doon? Turo ko sa inyo. Brat. Brat. Diet. Handa, mabilis lang. Brat, ganon.
Okay? Baka sa iba mapunta eh. Brat diet class. So, di ba? So, we can provide care for patients with... Okay, is this a need of everyone? Is this universal? Lahat ba ng tao kailangan nito? Elimination? Okay, ito pa isa. Okay, class, I would like to emphasize this kasi minsan din natin nabibigyan ng halaga to. Balance between activity and rest and balance between solitude and social interaction, class. Yung una muna, balance between activity and rest. Kailangan natin yung class. Period of activity and period of balance. Hindi pwedeng puro activity. Galing mo naman, dami mong energy. Tama? Hindi naubos. Di ba? Hindi pwedeng puro activity. E di lalong hindi pwedeng puro rest. Bahala ka. Pag puro rest, baka mauwi yung rest in peace. Ikaw bahala ka. Sige, puro rest gawin mo sa buhay mo. Okay? So, dapat balance eh. Okay? Now, tanong, are you getting enough activity? Sir, module lang yung enough. Minsan sobra pa nga yung module, sir. Hindi yun yung activity yung tinutukoy ko. Ang activity yung tinutukoy ko, ano, exercise, ganon. Do you get enough exercise? You don't. So, bagsakan na agad dito. Ibig sabihin, hindi mo nakuha yung self-care requisite na to. Tama? Okay? So, dapat balancing. Next question, do you get enough rest? Do you get enough sleep? Ako personally, I don't. Sabihin ko na class, hindi ko din nasasatisfy ito. So, dapat balance, ano? Dapat balance. Enough rest and enough sleep. Pag pagod ka na sa activity, magpahinga ka. Hinga. Magpahinga. Di ba? Laging, pansin mo magkasama yung word na yun, no? Pag napapagod na, hinga muna. Tsaka ka magpahinga. Huwag forever, ha? Oo. Okay. Balance dapat. Now, isa pa sa dapat nating balance yan, class, o balance between solitude and social interaction. Yung social interaction, this is given. Do we need other people? Do we need to interact with other people? Yes. Dati sinabi natin sa isang kasabihan din, no man is an island. Yes, we are social beings. We need other people. We cannot survive on our own. Tama ba? I mean, survive, it means na hindi natin, okay, kumbaga, it's a social need eh. We are social beings, so kailangan natin makapag-usap, kailangan natin makapag-interact. Do you need your friends? Do you need to be with your family? Tama ba yan? Diba, isa nga yan sa challenges ng lockdown eh. Diba? Wala, hindi na natin nakita yung mga kaibigan nyo. Lalo sa edad din nyo. I'm assuming class, isa yan sa mga nanggit, ano, hindi nyo makita yung mga friends nyo. Kung may jowa ka, hindi mo man madalaw kasi malayo. Diba, ibang bahay, eh, naka-lockdown, bawal ka pang lumabas. Diba? So, yung social interaction na nawala sa atin yung during lockdown. Pero ang punto, kailangan ba natin ng social interaction? Do we need other people? And that relates to our friends. Do we need them? Yes. Pero another thing that I would say, kung bakit ito binibigyang DM, kasi we also need a time for solitude. Sa language natin, mga millennials, sa social natin, okay, nakikinating kasi, sobra. Sa language natin, mga millennials, class, anong tawag natin dyan? Me time. Meron ka bang me time? Do you appreciate me time? Wherein you enjoy your time alone? Yes. Without family, without friends. May ganun ka ba? That's very nice. Okay? Because, you know, I know people, class, na hindi kaya yan, class. Wala. And parang titigil yung mundo pag hindi niya kasama yung mga kaibigan niya. Okay? Basta, hindi niya kaya mag-isa. Hindi man maganda, class. You know, that is one of the things I learned over time. Back when I was your age, class, parang hindi ko din kaya, class. Can you imagine yourself doing things on your own? Halimbawa, have you tried watching movie alone? Sa sine? Good. I'm happy for you, Martina. Because there are people, class, that cannot do that. Diba? You have this balance, solitude and social interaction. Class, mahalaga yung me time. Ako, class, yung me time mostly, dapat ginagamit natin ito as a time for reflection. Diba? Self-reflection. Kamusta na ba ako? Diba? Okay pa ba ako? Do you ask yourself that? Kamusta ka na? Kamusta ka na, self? Okay ka pa ba, self? Mukha ka lang tanga. No? Pero huwag mong gagawin sa public, syempre. Gawin mo yun on your own. Kaya may time eh. Solitude, class. Okay? Dapat balance yan, class. Okay? Nakakatulong yan sa mental health. Hindi naman pwedeng puro me time naman. Diba? Balance nga eh. Pag puro ka me time, abnormal din yan, class. Hindi din healthy yan pag puro me time. Okay? Ano, mag-isa ka lang sa buhay? Hindi siya healthy.
Okay, so this is a universal self-care requisite. Lahat tayo kailangan ng balance between solitude and social interaction. You also all need class prevention of hazards to human life, well-being. Ayan, class. O iwasan yung mga makakasama sa'yo. Problema sa'yo, alam mo na ngang masasaktan ka, tinutuloy mo pa din. Ewan ko sa'yo, alam mo na ngang hazard yan, ilalaban mo pa din. Susuungin mo pa din. Di ba, Angela? Nakasuong ko na ba doon? Yung alam mo namang negative yung magiging outcome, sinuong mo pa din. Na-try mo na ba yon? Na-try mo na yon? Yes po. Sa sumuong. Eh, masarap, sir, eh. Sa Raulo. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy mo, pero, oo, so, as part of universal self-care requisite, we need to preserve life for that matter, di ba? So, iwasan natin yung mga makakasama sa atin. Kasama ba dun yung food na makakasama sa'yo? Ba't ganun, sir? Yung mga food na kinakain ko, lahat bawal. Yung mga food na kinakain ko, laging mong sinasabi, masama yun. Hindi sinasabi ko. Sir, sabi mo, chocolates, huwag masyadong kumain. Sabi mo, sir, ice cream, huwag masyadong kumain. Sir, french fries, burger, lahat yun yung mga kinakain ko, sir. Eh. Tama ba? Oh. Ayun, class, no? Okay? Yun, class, no? So, iwasan daw natin yung mga hazards yung makakasama sa atin. Pati mga tao makakasama, so isama mo na din. No? Iwasan mo na din. Okay? Choose people, class, na sa tingin mo ay mag-aano sa'yo. Yun, mag-encourage, mag-uplift sa'yo, class. Diba? Diba? Don't surround yourself with toxic people. Masarap mabuhay, class. Huwag mong paligiran yung sarili mo ng mga toxic na tao. Diba, Angela? Parang nakarelate ka doon na. Okay? Iwasan yung mga ganun tao, class. And finally, promotion of human function, class. Okay? So, anong ibig sabihin ng class? We help people, class, to do their functions. Okay? So, yan, class. Class, anong again? Anong ibig sabihin ng universal care requisites? Lahat ba ng tao kailangan itong masatisfy? Lahat ng binigay kong examples? Hello? Hello? Hello, class? Opo. Okay. Hello, sir. Okay. So, lahat ng tao, ito ha, universal self-care requisites. Okay? Another group class is developmental self-care requisite. Wait lang, may interruption. Developmental self-care. Class, pag-sabing developmental. Okay, developmental self-care. Saan, anong tinutukoy na ito, class? It usually is based on your developmental age. Class, meron bang mga needs na specific sa isang developmental age? Ha? Halimbawa, meron bang needs specific sa mga bata? May specific needs din ba ang mga teenager katulad ninyo? May mga specific needs din ba kami sa edad namin? Yung mga matatanda, may mga specific needs din ba sila na hindi nyo na naman kailangan kasi iba ang needs ninyo right now? Do you get that? Developmental. So, nakadepende ito sa iyong developmental age. Tama ba? Halimbawa, class, sa tingin mo ba concern mo to adjusting to a new job? Concern mo ba yan? Hindi. Sir, wala pa akong trabaho. Estudyante pa lang ako eh. So, hindi ako makaka-relate dito. Kasi nga, this is developmental. Sino lang may concern dito? Eh, di yung nasa period kung saan may work na. Tama ba? Ayun, class. O, ito, siguro makaka-relate ka dito. Nung teenager ka, class, concern mo ba to? Adjusting to body changes? Marami bang nagbago sa'yo, class? Ha? Oo, class. Pang inyo ba to? Pang teenager ba to? Puberty ba yan, class? Oo. Sa, halimbawa ako, class, no? Na, sa edad ko, meron pa bang nagbabago sa katawan ko? Medyo tumataba lang ako ng barrel light, pero hindi yun yung tinutukoy ditong body changes, ano? Okay? Okay, class. Yung teenager kayo, anong nagbago sa katawan nyo? Na kailangan mo mag-adjust? Madaming tumutubo sa katawan mo, di ba? Tama ba? Tinubuan ka ng mga buhok-buhok. Tama ba yun? Saan-saan tumububuhok mo? Kilikili. Kilikili. Ibu ka ba sa kilikili? Patingin? Huwag na. Pakagubat yan eh. Okay? Saan pa? Saan pa? Pubic area. Pubic area. Oh, wholesome, no? Sa Tagalog? Huwag na. Mga bulbol. Ay, sorry.
Sorry. Ayan, class, no? Pubic hair. Sinabi din pala. Okay? Ayan, class. Yun. So, nahirapan ka mag-adjust nung bago pa lang silang tumutubo. Oo. Dati, nung medyo bata-bata ka, nakakapag... Ano yung tawag doon? Spaghetti ba yun? Labas ba kilikili pag naka-spaghetti? Tama ba? Hindi ko alam yung mga damit na babae. Sorry. Labas ba kilikili? Ayan, class, diba? Nung bata-bata ka pa, nasusot mo yun anytime. Kaya mong taas yung kilikili mo anytime. Eh ngayon, kaya mo ba? Confident ka ba? Ewan ko din, no? Ewan ko din. Pero parang awa mo na, huwag na. Joke na. Okay? So there are a lot of body changes. Okay? Ano pa? May mga lumalaki din sa'yo. Lumaki ba yung hips mo? Sana. Kasi yung hips mo yung magbibigay ng hubog sa'yo. Di ba, Sam? May hubog ka ba? Ano yung hubog mo? Coca-Cola? Ganto ka ba? Coca-Cola body? Okay. Sir, ano bang Coca-Cola? Baka cocaine can yan, sir, ha? Ganto ka ba? Okay? O ikaw ay caterpillar. Caterpillar body. Alam niyo yung caterpillar body? Ganto, o. Oh. Ganyan, no? Daming alon-alon. Madami ka bang alon-alon? Ewan ko lang din. Okay? Pero ibig sabihin, during puberty, ang daming changes, eh. Okay? Plus, nagigets mi point ko, there are self-care requisites that are specific for a particular developmental stage. Unlike universal. Pag universal, mapabata, matanda, kahit ano, lahat ba ito kailangan ng mga tao? Lahat ito? Pag developmental, ano lang? Specific age group lang? Hello? Specific age group lang ba? Okay. Do you follow? Okay. At panghuli, class, is health deviation self-care requisites. Ito naman, yung needs ng mga taong may health deviation. Sa Tagalog, may sakit na, may mali na, may kulang na. Gets mo ba? Class yung dalawa, okay pa, healthy pa yun, class eh. Tama? Kaya yung isa universal, kailangan ng lahat. Yung pangalawa, developmental. Okay? Kailangan lang yun ng isang specific age group. Tama ba yun? At yung pangatlo, health deviation. Sinong nangangailangan nito? Mga? Ano sabi ko? Mga? May sakit. Mga may sakit na ba? Illness? Injury? Diseases? Tama ba ako? O, sino may, anong mga ginagawa ng mga required activities dito? Una, is it required to seek and secure appropriate medical assistance kapag may sakit ka na? Yes. Tama ba? Is this also self-care? Ang kumonsulta pag may nararamdaman ka na? Ha? Oo. Huwag magsi-self-medicate, class, ha? Okay, lalo na yung mga Pilipino, mahilig sa ganyan mga Pilipino, eh. Di ba yung kapitbahay, no? Sumakit yung dibdib, bumunta sa doktor, uminom ng gamot. Eh ikaw, sumakit din dibdib mo, nakausap yung kapitbahay mo, sabi ng kapitbahay mo, uy, inamin mo din to. Ito kasi yung binigay sa akin ng doktor nung sumakit yung dibdib ko, inamin mo din yan, baka mawala din yung sakit ng dibdib mo. Tama ba yun? Pero nangyayari yun. Tama? Yung gamot ng kapitbahay mo, gamot mo na din. Tama ba? Gaya-gaya ka lang. Tama ba? Sabi niya kasi, sir, eh, effective daw sa kanya. Oo nga, class. Pero you know, in terms of medications work differently from one person to another person. Pwedeng iba yung epekto sa kanya at iba yung epekto sa'yo. Do you get my point? Okay. So, mali yun. Hindi yung self-care. Mali yun, class. Ang self-care, class, is to seek appropriate medical assistance. Kumonsulta ka, class. Okay? Well, tayo bilang mga nurses, pwede naman tayo i-consulta. Basta make sure lang na alam mo din yung mga sinasabi mo. Okay? Another is being aware of attending to the effects and results of pathological conditions, class. Class, bilang ikaw yung may sakit, kailangan ba ikaw mismo? Okay, is this also self-care to know and understand your disease, your sakit? Kung yung English, is it required, class, to understand your sakit? Ha? Your disease, your illness? Oo naman, class. Diba? If you do, class, if you understand your disease, your illness, mas alam mo ba yung gagawin mo? Mas maaalagaan mo ba yung sarili mo, class? Yes. So, diba, make time, class, diba, to understand. Okay? Gumawa ka ng paraan para maintindihan mo yung class. The good news is, these days, madali lang yan. Isang type lang sa internet, meron na. Basta make sure lang na yung source mo sa online ay tama. Okay, isa din yan sa dapat mong pag-ingatan, hindi lahat ng nababasa nyo medically online ay tama. Okay? Okay?
lalo na class Wikipedia, huwag kayo masyadong magpapaniwala sa Wikipedia. Ano? Hanap ka ng ibang source. Okay, anyway. Another class is effectively carrying out medically prescribed measures. Is this also self-care? Kapag pinescribe ng doktor, sundin mo. Tama ba? Is that self-care too? Is that self-care? Pag prescribe ng doktor, sundin mo. Pag sinabi niya tatlong beses. Pag sinabi niya inumin mo after kumain. Tama ba? Okay, kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, sumunod ka. Okay, ganyan yung mga masarap na pasyente, we, no? Yung masunurin kasi takot mamatay. Tama ba? Ganyan klas yung mga masarap tulungan na pasyente because sumusunod sila. Pag sinabi ng doktor, bawal kang kumain ng mga prito. Okay? Alam niyo yung mga matataas kolesterol? Meron ba kayong kapamilyang mataas kolesterol? O, iwasan niyo yung mga fried food sa bahay ninyo. Iwani. Lahat ng fried. Baka mamaya klas kanin na lang if a fried rice mo pa. O, yun. Napakataan, pakalakas magpataas ng kolesterol. Kasi yung mantika for that matter. And I know you know that already. And learning to live with effects of pathologic conditions. Well, kapag ka meron ka ng sakit, wala ka ng choice, you just have to learn to live with this. Halimbawa, stroke patient ka, cha. Kakatuko, baka magkatotoo. Joke lang. Halimbawa, stroke patient ka, may paralysis class. May mga bagay kang hindi magawa kasi weak yung mga muscles mo. Tama? Dahil wala kang nerve innervation. So, anong gagawin mo? Learn to live with it. Maggawa ka ng paraan na mabuhay pa din kahit na meron kang mga disability, kahit meron kang limitations. Halimbawa, paglalakad. Pwede ka pa rin naman makalakad eh. Gumamit ka lang ng mga assistive devices. Diba? Gumamit kang tungkod, gumamit kang walker. Tama ba? Learning to live with the effects of the disease. Gets mo ako? So, sinong may kailangan dito, class? Kanino required ito? Sa mga may sakit. Developmental, kanino required yon? Specific? Ages. Age group. Yung universal, kanino required yon? Sa lahat po. Naintindihan nyo ba ako? Okay? At kapag meron na class, so yung mga self-care demands na yan, class, kailangan yung self-care agency mas mataas para ma-address niya yan or at least equal para ma-meet natin yung mga demands. Paano kapag less than yung ability? Anong ang resulta? Anong resulta? Pag mas mababa, class, yung ano, self-care agency, your ability, class, over self-care demand, anong resulta? Deficit. Self-care deficit. At doon na ba papasok si nurse? Hello? Pag may deficit na ba, papasok na si nurse, Sam? Opo. Yes. Okay? So, ayan na, class, papasok na si nurse. Anong trabaho daw ni nurse, class? Enable patients to act, know, and help others meet their therapeutic self-care demands. Ibig sabihin, tulungan mo daw yung mga pasyente na ma-meet nila ang kanilang self-care demands. Either by exercising or developing their own self-care agency. Pwedeng turuan natin sila, okay? Ibalik natin yung kakayahan nila, class, para sa susunod sila na lang ulit. Okay? So, sa nursing agency, dapat ang goal natin is teaching the patient to be in? Independent. Okay, ayan. Independent, class. Okay, ayan. Alright? Sige. So, eto ngayon, class, pag-usapan natin yung pangalawang theory ni OREM, class. Okay? Again, kapag ka mas mataas ang demands kesa sa self-care agency, nauuwi ito into self-care deficit. From the word deficit, what does it mean? Yung pasyente ba cannot perform, cannot carry out self-care activities? Yun ba yun? Martina, yun ba yun? Hindi na niya ma-perform. Hindi na siya makaligo mag-isa. Hindi na siya makakain mag-isa. Wala na. Hindi niya kaya. Okay? At doon na papasok again si nurses. Nursing is required when an adult, class, or in the case of a dependent, the parent, class. Okay, class? Paano kapag ano, kapag ang pasyente mo bata, class? Kanina mo ituturo? Sinong tutulungan mo? Yung bata ba o yung magulang, yung caretaker? Magulang po. Okay? So, incapable or limited in the provision of continuous effective self-care, class. Okay? So, in understanding how to help patients, meron daw limang paraan to help patients, class. Di ba?
Merong limang paraan para matulungan natin yung pasyente to perform self-care. Ano yung una? Unang paraan, act for and doing for others. In short, ikaw ba muna lahat gumawa? Do things for others. Do things for the patients. Do you do this, class? Kapag hindi kaya, ikaw muna. Kahit minsan sa kaklase mo, ginagawa mo yan eh. Diba? Hindi mo makaya yan. Sige, ako na lang gagawa. Pero maganda ba yan palaging ganyan gagawin mo? No. You all there because there are also other ways to help. Tama ba? You guide them, class. Sir, patungkol pa rin ba ito sa kaklase ko? Hindi na. Patungkol na ito sa pasyente mo. Well, pwede din naman sa kaklase mo. You guide them. Don't do everything for them. Class, alam nyo, if you do everything for your classmate, you are actually not helping them. Bakit? Dinuturo mo maging tamad eh. Tama? You are not helping them. If you think that you are, think again. Hindi. Dinuturo mo si magtamad. Ibig sabihin, ikaw lang natututo. Sila hindi natututo. Umasa na sa'yo. Same thing with patients. Ayaw natin maging dependent sa yung pasyente. So aside from doing things for the patient, you can also guide them. Support them. Diba? Guide. O, kasi ganito yan patient, ganito yan gagawin, ha? Kapag nangyari ulit, ito yung mga pwede mong gawin. Tama ba? Support them. The nurse, parang di ko kaya eh. Parang hirap-hirap. Hindi, kaya mo yan. Gusto mo mag-cheer ka pa. Go patient, go patient. Gusto mo mag-pyramid ka pa. Ikaw bahala. Di joke lang yan. Exaggerate ko lang. Support patient class. Okay? Provide an environment promoting personal development. So yung paligid niya class, okay, yung environment, ibigay natin yung mga setting na makakatulong para perform niya yung self-care. Halimbawa class, tingnan mo to. Okay? Yung patient needs to go to the bathroom. However, hindi niya pwede yung gawin class. Kasi sabi ng doctor, complete bed rest. Di ba relevant? Madalas ka ba makahawak ng pasyente na complete bed rest? Madalas, no? Hindi naman, sir. Nasa complex kasi hindi. Sa ward po. Ah, iba kasi nga pasyente mo. So, sa ward class, pag kasi sabi ng doktor, complete bed rest, bawal kang umalis sa kama. Okay? Lalo na pag sabi ng doktor, complete bed rest without bathroom privileges. Ibig sabihin, kahit umihi, hindi ka pwedeng tumayo sa kama. Alam niyo kung karaniwan kanino in-order yon mga pasyente, halimbawa na may threatened abortion. Muntik ng malaglag yung baby. Okay? So, anong nangyari? O, para hindi malaglag, sabi ng doktor, o, complete bed rest ka muna. Hindi ka pwedeng tumayo. Kahit mag-CR, hindi ka pwedeng mag-CR. Diyan ka lang sa kama mag-CR. Ha? No bathroom privilege. Sa kama, doc? Sa kama, nurse? Oo, tama ang nadinig mo. Sa kama nga. Okay. So, paano mo ngayon tutulungan yung pasyente? O mag-iwan ka dun class ng mga gamit na pwede niyang gamitin, such as bedpan, ganyan, okay? At kung ano-ano pang pwede niyang magamit class for self-care. Do you understand? Habang nasa kama lang siya. And ultimately, okay, the best thing that we can do for the patient is to teach them. Diba? Naniniwala ako, tayo, na ang health education ang pinaka nakakatulong sa pasyente. Kasi, sabi nga ng isang palabas, lamang ang may alam. Naisingit pa, no? Di totoo naman yan, class, eh. You know, yung parang ako palagi kong inaisip, class, if people only know, if people only know, things wouldn't happen. I mean, bad things wouldn't happen. Yung mga bagay na masama, yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan wouldn't happen, it wouldn't occur, kung alam lang sana nila. Yung parang laging ganun, yung sana, mapapasana ka na lang talaga. Hindi sana all, sana lang, sana talaga. Sana alam nila. Pero babalik sa'yo yun eh. Sana tinuruan mo para alam nila. Tama ba? O yun lang, bumalik sa'yo. Kaya trabaho mo, turuan ng mga pasyente. That's one way, actually that's the best way to help them to perform self-care. Minsan class, okay, yung pasyente, tingnan mo to ha, may kuto. Tapos kuto lang class. Alam mo ba na pwede yung mawala kung araw-araw ka lang sanang naliligo? Di ba? Kung inaalagaan mo sarili mo, hindi ka nagkakagaling yan. Di ba? Kung alam lang saan, siguro naman alam niyo yun, no? Tama ba? Okay, yung isang kapamilya niyo may galis aso. Alam niyo class, pwedeng makahawa yun within the family. Pwede ba yun? Halimbawa, natutulog ba kayo sa isang kama, sa isang higaan? Meron bang ganun dito? Halimbawa, meron class, nagtatabi kayo sa higaan, eh yung katabi mo may galis. Pwede ka bang mahawa? Oo.
kasi yung mga ano, yung mga ang tawag dito, yung mga organisms na nagkukos ng galis aso, pwede yung maiwan sa mga linen, sa mga bed sheets. Ayun, class. O kaya tuwalya. Baka nag-share kayo ng tuwalya. Ha? Huwag na, class, din na uso yun. Ha? Yung mga matatanda dati, ganun. Tuwalya ng tatay, tuwalya ng lahat. Wag. That's not hygienic. Tama? Pinunas niya sa puwit niya yun, pupunas sa mukha mo. Bahala ka. Mukha mo naman yun. Okay? Pero hindi yun hygienic. Okay? Kung alam lang sana nila yung tamang hygiene sana, no? Tama ba? Na-prevent natin. Self-care. Okay? And finally, the last theory under OREM class is theory of nursing systems. Theory of nursing systems. Okay? Ito na yung panghuli class. Class, dalawa yung nagsanga. Ano yung original niyang theory? Ano yung original niyang theory? Theory of? Self-care. 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 Theory of self-care. Makinig ka ng mabuti sa akin, ha? Class, sa atin, sa school, okay, sa DYCI, ito class yung pinaka-ginagamit natin, kaya natin in-adopt si OREM, the theory of nursing systems class. Okay? This will tell you kung anong klaseng tulong ang mabibigay mo sa pasyente. Kung anong klaseng tulong ang mabibigay mo sa pasyente class. Naintindihan mo ako? Class, naintindihan mo ako? Hello? Naintindihan mo ako? It will describe how patient self-care needs will be met by the nurse. Again, paano natin ma-meet yung needs ng pasyente? Paano mo siya tutulungan? Is it, ganito, is it only you? Ikaw lang ba muna lahat gagawa? Or is it just the patient? Tuturuan mo lang siya? Or is it partnership? Parehas kayo. It could be any of these three. Depende sa pasyente. Okay, so sa DYCI, ganito natin yung ginagawa, class, no? Kapag meron kang pasyente that has a specific need, mag-decide ka. Will the patient be requiring ano? Or will your nursing care be wholly compensatory, partly compensatory, or supportive educative? Okay? O para mas maintindihan mo, makinig ka ng mabuti sa akin. Okay, again, class, ang pinag-uusapan natin ay nursing system. It will tell you kung paano mo tutulungan ang pasyente. Pag huli compensatory, paano natin tinutulungan ang pasyente? Una, kailan ba applicable ang huli compensatory? Kapag ang pasyente ay dependent pa sa'yo. Kaya siya tinawag na huli compensatory, ang ibig sabihin nun, si nurse lahat ang magpe-perform ng therapeutic self-care activities. Tama? The word is dependent. The patient is dependent. Nakaasa kanino yung pasyente? Sa'yo? Nakaasa ba sa nurse yung pasyente? Ibig sabihin, kapag huli compensatory ang napili mong paraan to help patient class, ibig bang sabihin nun, ikaw lahat gagawa? Ibig bang sabihin nun, ikaw lahat gagawa? Yes po. It's not totally a bad thing, no? Don't get me wrong. It's not totally a bad thing because there are really cases na ito yung kailangan. Halimbawa, your patient is a newborn. Obviously. Hoy, ano? De-de-de mag-isa yon? Ano, magpapalit ng diaper mag-isa yon? Sabi mo, independent sir, di ba? Dapat sir, turuan natin mag-independent. Ano, newborn, independent agad? Do you get my point? There are situations na kailangan huli compensatory. Naintindihan yung huli compensatory? Anong tawag natin? Anong tawag natin, class? Huli compensatory. 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 Di ba? Huli compensatory. From the word whole, ikaw lahat yun. Lahat ng kailangan. Sino pa? Okay? Patients recovering from surgery at admitted in a PACU. Okay? Saan siya admitted? Sa PACU. Okay? Hoy, class, hindi ako nagmumura, class. PACU is post-anesthesia care unit. O, yun talaga ba? Sa abroad, ganyan siya tinatawag, class. Okay, PACU. Ayaw mo, PACU na lang. PACU. PACU. Pero sa pagka nag-abroad kayo, ang basa nila dyan, PACU. PACU. Okay? O pwede din naman sa mga Pilipino, hindi masikat sa Pilipino, recovery room. RR. Yan din ba yan? Oo, yan din yan. Kumalma ka. RR. Recovery room, pinapakyo mo pa kami, sir. Oo, recovery room yung ibig kong sabihin. Okay, class. Kaka-anesthesia lang. Ang pasyente mo, bangag-bangag pa yan, class. Tama? Tama ba? So, kapag bangag pa yung pasyente mo mula sa anesthesia, will you be doing everything for the patient? Yes. Ikaw ba muna? Yes.
in class. So anong role, anong klaseng help ibibigay natin? Holy? Holy, compensatory. Okay? Sige. I have here an example. Ano ba yung dumighay sa mic? Okay? I have here an example, class. Okay? I have a patient here, unconscious. Unconscious patient kasi na stroke. Okay? The nurse, anong ginawa ng nurse? The nurse provides total care. Ibig sabihin ng total care, lahat talaga? Ha? Opo. Yes. Feeding, siya nagpakain. Hygiene, pinaliguan, tinutbrush. Turning, para ma-prevent yung bed sore, tinaturn yung pasyente. O left side, yes. Right side. Higa muna, left side, right side ulit. Elimination, pati pagdumi. Okay? Suctioning of secretions. Alam niyo yung suction, class, pag maraming plema, ang pasyente, hinihigop yon, class. Sinong hihigop? Ikaw. Kumuha ka ng straw, higupin mong ganoon yung plema ng pasyente mo. Kadiri. Joke lang, class. Joke lang. Okay, suction machine. May suction machine, class. Meron pang higop doon, class. Okay, so lahat ng nahigop mo, iinumin mo, class. Kadiri. Okay, mag-green naman yan. Green. Biro lang, class, no? Sige. Suctioning of secretions, class. Okay? Maintain effective respiration. In short, ikaw lahat gumagawa nito. Tinan mo, pati exercise. Ikaw nag-exercise para sa pasyente. Posible ba yon? Oo. Tapos na kayong musculoskeletal, di ba? Okay, alam niyo yung abduction, adduction, flexion, extension. Alam niyo ba that can be a form of exercise for patients? Ang tawag natin doon ay ROM. Range of motion exercises. Ayan, nakarelate ka na sa akin kasi tapos nyo na to sa anatomy. No? Ang tawag natin doon sa ospital, pag ginagawa mo yun sa pasyente ay range of motion exercises. Ibig sabihin, dahil hindi na nga siya, di ba, makakalakad kasi nga, unconscious, wala siyang exercise, ikaw ba muna ang mag-exercise para sa pasyente? Ang weird, no? Parang, ha? Ako, i-exercise kita? Sana all pwedeng gawin niya, no? Sige nga, i-exercise mo nga ako. Sige na, ikaw na mag-exercise pa na sa akin. Tamatamad ako eh. Sana all pwedeng ganun. Ano? Pero class, imagine, huli compensatory ba to? Bakit mo nasabing huli compensatory? Kasi ano? Ikaw lang po yung gagawa para sa pasyente. Ikaw lahat, ano? Gusto mo ba to? Sa simula ng nursing care, okay lang ito. Okay, ikaw muna talaga. Lalo na, well, upon assessment, nakita mo talaga, the patient has lost self-care agency. Ano yung self-care agency? Ability to perform self-care. Wala talaga siyang ability. Kasi unconscious, no? Ano gusto mo, mag-magic tayo, gisingin natin siya, huy, mag-exercise ka na, huy, kakain ka na. Diba? Unconscious nga. O, di ikaw mga gagawa. Okay, o, nakikinikinita mo na sa exam. Ano man nangyayari sa exam? Bibigyan ka tang scenario. Tapos, sasabihin mo sa akin, sir, huli, partly, huli compensatory, partly compensatory, or supportive educative. Yung huli compensatory, naiintindihan mo na. You do everything for the patient. Correct? Okay. Now, partly compensatory is very obvious. Okay? Partly, or pwede rin sa ibang libro, partially. Para sa mga ibig sabihin. Partially compensatory means that the patient can actually meet some needs. I highlighted the word some. Meron siyang kakayahan, pero kulang. Tama ba? Meron siyang kayang gawin, pero kulang. Parang ikaw, kulang. Hindi pala ikaw yun. Iba pala yun, class, no? Patient can meet some needs. Okay, in short, pwede naman niyang gawin yun. But the patient, does the patient still needs, class, the nursing assistance? Kailangan pa rin ba tulong mo? Yes po. Okay, the good thing about partially compensatory is, hindi na ikaw lahat. Some na lang. Some needs. Di ba? Pili na lang. Yun na lang bang hindi kayang gawin ng pasyente on their own? Yes. Example. Oh, naglagay ulit ako ng example dito. Nurse can assist post-op patients to ambulate. Oh, bagong opera ang pasyente. Wala na sa PACU, ha? Wala na sa recovery room. Okay? Nasa room na niya siya. Nasa kwarto na siya, class. Alam nyo, ito yung trend ngayon, class. Mga ambulatory surgery. Di ba dati ang trend, ang surgery, pagka-opera sa'yo, minsan you will stay in the hospital for days, even weeks, sometimes even months. Di ba? Aba, patagalan ba sa hospital ang labanan? Hindi. Ngayon, class, hindi na ganon. Ngayon, ang labanan, class, pabilisang umuwi.
And you know, one intervention that you can do para mas mabilis gumaling yung pasyente, yung sugat ng pasyente, is to help the patient ambulate. Yes. Kung hindi ka familiar sa salitang ambulate, ilakad. Maglakad. Maglakad. Ilakad mo yung pasyente. Class, kaka-opera niya lang. Diba? Kaka-opera niya lang. Kung di siya kaka-opera lang, pwede naman niya ito gawin mag-isa. Diba? Pero class, kaka-opera lang. Does the patient needs your assistance? Yes. Baka mabuwal. Baka ma-fall. Mahirap bang ma-fall? Yeah. Mahirap bang ma-fall? Ha? Mahirap? Mahirap ma-fall? Lalo na pag walang sasalo, sir. Bakit sasalo? Yung nasa koridor ito. Sino sasalo? Sabi nyo, nasa koridor yung pasyente mo, ba't sasaluhin? Ayun, class. So, dapat may assistance ba yun, Sam? Alalahin mo ba yung pasyente habang naglalakad siya? Oh, class. Yes. So, partially. Kaya naman niya kasi maglakad. Aalalayan mo lang. Sana all may nag-aalala. Tama ba? Tama ba yung class? Hindi yung sana all. Tama ba yung yes. Partially compensatory? Mm-mm. O isa pa. Nurses can bring a meal tray for client who can feed himself. Okay? So, in short, dinala mo lang yung food. Pero saan na ba ang kakain mag-isa? Saan na ba? O, yun lang, class. Partially compensatory. Meron pa. Ito, mas mahaba. Haba naman yun, sir. Ay, kasi malamang, ganyan din exam ninyo. Alam niyo naman ako magpa-exam, class. Diba? Hindi po pwedeng binasa mo lang. Tama? Napansin niyo ba yung exam ko? Kailangan naiintindihan mo talaga, no? Okay? Sige. Anyway, ayan. Sabi sa situation, the patient had undergone appendectomy. O, di ba kanina sabi natin, Martina, pag may ectomy, it means removal. So, anong inalis dyan? Anong inalis sa appendix? Appendix. Okay. Kahapon lang inalis, class. I mean, kahapon lang yung surgery niya, class. Okay. Now, from the surgery, he has a slight fever. Medyo nilagnat, class. Still in pain. Okay. Masakit pa din yung tahiing niya, malamang. Needs analgesic. Oh, just so you know, analgesic po ang tawag sa mga gamot na pain reliever. Yan ang mas tamang term to relate to pain reliever, painkillers. Let's say, mefenamic acid is an analgesic. Okay? Sa susunod, huwag mo na siyang tawagin painkiller. No? It's so layman. Para kung hindi nursing student. Ang tawag mo dyan ay analgesic. No? Maiba lang. Well, basically, sa medical term kasi, alga means pain. Parang ano yan, anti-algia, kaya analgesia. Oh, diba? Doon yung original. Okay? Ang tawag nga sa headache, alam yung tawag sa headache? Diba algia? Diba algia yung pain? Hello? Algia yung pain? O yung head, ano sa medical, sa anatomical word yung head? Cephal, right? Tama ba? Cephal ba? Hoy, pagka may cephal sa pangalan, head ba yun? Oo. So, headache is cephalalgia. Diyos ko, class, headache lang. Sinecephalalgia mo pa ako. O, pero headache yan, class. So, anong gamot pag may cephalalgia? Anong gamot? Analgesic. Wala lang. Nag-show off lang ako ng alam kong medical terms, class. Okay, anyway. Sige. O, yan, class, yung pasyente mo, kaka-opera lang kahapon, may lagnat, pero mababa lang naman, class. Tapos, in pain pa rin siya dahil may tahi siya, so binigyan siya ng analgesic. He is also advised to remain in bed. Huwag mo nang babangon, pero pwede na siyang bumangon daw kailan? Sa hapon. Tama ba? Sa hapon siya pwedeng bumangon, class. Okay? He's still on NPO. Naalala niyo, class, nabanggit ko na NPO sa inyo dati? NPO means nothing per orem. Per orem. Orem means oral. Nothing means wala. So, ibig sabihin nito, Martina, wala ka munang ipapasok sa bibig. Kahit ano. Sa Tagalog, pag in-explain mo sa pasyente, bawal mo na pong kumain, bawal mo na pong uminom, kahit ano po bawal. Tama ba? Class, narinig niyo na ba yun pag mga bagong opera, sabi ng mga nurses? Nautot na po ba? Ganon. Yan, di ba? Okay, mahalaga yun kasi that will tell us na bumalik na, class, ang peristalsis ng pasyente. Peristalsis movement. The digestive system. Yeah. Kasi pwedeng complication yun ng anesthesia. Dahil nabigyan ng anesthesia, napakatagal bumalik ng peristalsis ng pasyente. Okay? So, bago mo pakainin yung pasyente, make sure bumalik na yung peristalsis. Naintindihan niyo ako? O, yun. Kaya tinatanong. Ibig sabihin, pag umutot na, may peristalsis na. Ganon. So, hanggat wala pa yon, NPO muna. Gets mo? Gets mo ba ako? Okay? The patient can do self-care activities.
kaya naman niya eh. Kaya lang in pain ba siya? Kaya lang in pain siya class. Ano yung mga kaya niya? The patient can change positions in bed. Diba? Pwede, nakakatagilid naman siya, nakakahiga naman siya, nakakabangon naman siya actually. Kahit may tahe, oo, kaya naman niya. Pero kailangan niya ba ng assistance sa nursing, ano, sa pain niya class, saka sa fever niya? Para mawala yung fever niya, hindi niya kayang pababain yung mag-isa class. Maawa ka naman, bagong opera. Tapos sabi mo sa pasyente, sige po, punasan niyo po yung sarili niyo para mawala po yung lagnat. Mag-TSB po kayo. Diba? Anong point niya, sir? Sa case ng pasyente ito, anong klaseng care yung kailangan niya? Fully, partially, supportive, educative? Partially. Partially or partly compensatory care. Tama ba? Hello? Okay. And finally, class, is supportive educative system. From the word educative class, wala tayong problema sa kakayahan ng pasyente mo. Ang problema natin sa kakayahan niya, hindi niya alam ang gagawin. He can meet the self-care requisite, but still needs assistance with decision-making, with knowledge. Kaya nga ito tinawag na educative, yun yung klumo class. No? Ano kailangan mong gawin? Educate. Turuan mo yung pasyente. Class, meron siyang ability. Malakas ng pasyente mo, di ba? Kaya niyang mag-perform. Problema, di niya alam i-perform. Di niya alam gawin. So, ano ang role mo sa supportive educative? Magturo. Kamukha nito, nakita mo, yung nanay, may marami siyang lumalabas na gatas sa kanyang suso. Pwede naman siyang mag-breastfeed. Problema, sabi niya, ayaw niya mag-breastfeed. Yung pala, hindi pala marunong. Tama? So, anong tinuro, anong ginawa ng nurse? Okay, the nurse guides the mother how to breastfeed. Merong tamang paraan ng pagpapasuso. Okay? Oo. So, dapat maayos ang position ng baby. Ang pangit kasi sabi, yung position. Dapat lapat na lapat yung bibig ng baby, lalo na yung lower lip, no? Doon sa nipple, inisip ko talaga, yung nipple ng mommy, okay? Dapat covered na covered yun, class. At madami pa. Areola. Okay? Ang punto, class, okay? Ang punto, kaya naman niya, kailangan mo lang siyang turuan. Hello? Kailangan mo lang siyang turuan. Okay. At yung mga psychiatric patients naman, yung mga mentally disturbed, mga may mental illness, okay? Kakayanin naman nila mag-adapt. Kailangan mo lang silang turuan at i-counsel kung anong mga adaptive coping strategies na pwede nilang pagpilian para makakope sila sa mga pinagdadaanan nila, class. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin ay turuan sila. Another example, class. I have your class, a diabetic patient, newly diagnosed, class. O, halimbawa, ikaw to, Martina, kakadiagnose ko lang sa'yo. Kakatok natin, baka magkaroon ka ng diabetes. Okay? Okay. Kakadiagnose mo lang na diabetes. Ngayon, kaya mo naman, class, may, kumbaga, wala ka namang limitations. Okay? Pero sabi sa'yo ng doktor, ang dami sa yung bawal. Okay? Ngayon, pag discharge ka basta at hindi ka tinuruan, gagawin mo lang ba? Kakainin mo lang ba? At gagawin mo lang ba yung mga ginagawa mo dati bago ka ma-diagnose? Ha? As in, babalik ka lang sa dati? Oo. So, para hindi yun mangyari, as part of self-care, supportive educative ba ang best natin gawin? Turuan natin. Tuturuan ka namin, class. Tuturuan ka namin ng tamang nutrition. Ano bang mga pwede mong kainin? Ganong kadami? Anong mga bawal sa'yo? Activity. Okay, ganong kahalaga ang activity? Tuturo namin sa'yo para sa isang diabetic patient, class. Okay? And tuturuan din kita mag-monitor ng blood glucose. Nakakita na kayo ng glass, yung glucometer, yung pinapatak yung dugo doon sa machine. Tapos mag-read sa class ng blood sugar. Foot care, para maiwasan natin maputol yung paa mo, paano alagaan ng sugat sa paa, at marami pang ibang complications, class. Okay? So technically, sa supportive educative, ano lang ginagawa mo, class? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, class? Nag-educate. Nagtuturo. Ng pasyente, ha? Sige. And basically, sa lahat ng mga application ni Orem, class, ang pinakamahalaga dito, class, is health. Health teachings. Okay? Na, ano na, na nakakalimutan na ng maraming mga nurses at ng ibang mga health professionals. Probably because sobrang daming pasyente, sobrang busy, wala nang tayo magturo ng pasyente. Okay? Pero mali yun, class. Dapat we always find time to teach patients. Kung ayaw mong maulit yung kanyang sakit, kung ayaw mo siyang magkaroon ng complications, always follow up, class, with health teaching.
turuan mo. Do you follow? Naintindihan niyo ako? Opo. Naintindihan niyo ba si Orem? Opo. Okay. Okay. Sige. Oh, please answer module class under the mod under ano to? Dorothea Orem's theory class. And I think this will be the last ano theory for the day kasi pagka nag-discuss pa ako ng isa, mag-extend na naman ako class. So, we'll end the lecture now. Okay, and after this class, I'll be showing your class a short video na ina-apply yung mga theories ni Jean Watson at saka ni Orem. Okay? So, thank you for listening. Okay, and that's it for today class. Okay? See you.